idol ng mga Pilipino. Ayasem, Rapid Pulpo. Ikaw ang idol. Isang lalaking matapang palabanin ng masama. Kaya saludo kami sa mga mabuti niyang gawa. Ang taong may gawang gawa, kaya maraming humahanga. Siya ang kakampi mo basta ikaw ay nasa tama. Pagtulong ang nag-iisang misyon ng isang idol sa radyo at sa telebisyon. Gusto mo bang makilala ang taong to kung sino? Walang iba kundi ang nag-iisang Rapid Pulpo. Idol ng Pinoy, idol ng Pinay, idol ng mga driver pati kasambahay. Idol ng mahirap, idol ng mayaman, idol ng kabataan at idol ng magulang. Idol ng tindera, idol ng tindero, sa madaling sabi idol ng mga Pilipino. Pag sinabing Rapi, Lodi malamang, at pag sinabing Pulpo, matik sa kalam. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol, Rapi Pulpo. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol, Rapi Pulpo. Siguradong mabibilib kahit na sino, dahilan kung ba't ang sarap maging Pilipino. Kaya nais ka namin pasalamatan, you're my one and only idol. Siguradong mabibilib kahit na sino, dahilan kung ba't ang sarap maging Pilipino. Kaya nais ka namin pasalamatan, you're my one and only idol. Saludo po kami dahil sa iyong husay. Ilan na rin ang kababayan natin nagpatunay sa bawat pagtulong gabay mo at mga patnubay. Marami na ang Pilipino ang nabago buhay. Ang dami mong pinabilib maging ibang lahi. Sa'yo'y nanonood, nakikinig, walang mintis, walang pakibag-asa ang iyong hatid. Dahil sa'yo kung ba't ang daming proud maging kapatid. Maraming Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol, idol. Magandang hapon mga kapatid and welcome po sa Maaksyon edisyon ng Wanted sa radyo. Ang kakampi ng mga inaapyat ngayon po ay March 5. At ako po si Shari Roman. Makakasama naman po natin hanggang alas 4 ng hapon si Attorney Freddie Villamor. Magandang hapon po, Attorney. Good afternoon po sa ating mga netizens. Mamaya na ako babati para marami ata tayong mga naka-line up. Marami tayo, Atini. Let's start with our first complaint. Yes, first case natin. Si Ma'am Loida Madia at si Ma'am Rosie Madia at humihingi sila ng tulong na manawagan po para sa nawawalang nilang anak na isang OFW po sa Kuwait. February 25 daw po ay inutusan ng amo na kumuha lang naman daw po ng parcel, ngunit hanggang sa ngayon ay hindi na daw po nakabalik. Magandang hapon po, Ma'am Loida and Ma'am Rosie. Ang ating OFW po na nawawala at ini ay si Ma'am Christina Madia. Okay. Ma'am Loida, ma'am, siguro mas maganda tanggalin mo na lang yung face mask mo para mas malinaw sa ating mga netizens yung istorya, ha? Okay? Sige po. Kwento niyo po lahat. Ano po nangyari? Nung Biyernes po, kausap ko pa po siya. Tapos hindi na namin nakausap nung Linggo hanggang nag-isang Linggo po siya. Okay. So, teka lang, Ma'am Loida, lalaya kita ha, para hindi ka mahirapan ha. Opo. So, nung Friday, kausap mo sa telepono si Christina. Opo. Ganun ba? So ano na pag-usapan niyo noong Friday na 'yon? Nangamusta lang po kung ayos lang daw po ako. Sabi ko, ayos lang ako. Friday, ano pong petsa ng Friday? 23 po. February 23. Opo. Okay, so ano pong sumunod? Ano na nangyari? Kwento niyo na po. Wala na po, hindi na namin siya makontak. Anong oras dito nung makausap mo siya noong Friday na 'yon? Mga alas 12 sa amin dito. Alas 12 ng araw tanghali. Po. Tanghali. Anong oras sa kanila yon? Hindi ko po alam eh. Bali, nasa Kuwait siya, no? Opo. Nasa Kuwait siya. So after that, wala na? As in, wala na po. Hindi na namin nakausap mula okay, noon. Paano nyo nalaman na siya ay inutusang kumuha ng parcel at nawala na si Bulanon? Paano nyo nalaman yung may story yun? May nag-chat po na nawawala na daw po yung anak ko. May nag-chat. Nag-chat sa saan? Sa aming mag-anak. Anong chat? Facebook? Facebook saan? Account po. Facebook. Sa Facebook, Facebook account sa Facebook account po ng kuya ko po. Sa kuya mo.
So, andyan ba yung chat sa inyo? Dala nyo? Wala po, hindi pa. Sige, any rate. So, nung malaman nyo yon, ano ang ginawa nyo? Siyempre, nag-isip na kami bakit nawala siya. Nawala naman siyang chat na kung ano. Anong araw nyo natanggap yung chat na yon na nawawala na yung anak mo? Ako, nalaman ko ho ay ano na, Martis na ho. Sino yung nag-chat sa inyo? Yung kaibigan niya doon sa Kuwait. Nakausap niyo na ho ba ito? Itong taong ito yung nag-chat sa inyo? Si Jane Shoko, mama. Nakausap niyo na? Si Jane Shoko po, kachat ko po siya. Meron po kami conversation po. O, ano yung conversation niya? Anong napag-usapin? Meron po siyang, kahapon po, meron po siyang sinend po sa akin na combo po, na sinend po niya sa akin sa Messenger po. Ano yan? Cherry, papatigin okay. Mo, papakibasa mo. Siguro mas maganda rin maikwento din ng girlfriend ni Kiss Christina na si Marlene Lapada na isang OFW sa Kuwait. Sige, baka mas malino tayong, mas malino makuha natin detalye kay girlfriend. Marlene, magandang hapon po, ma'am. Magandang araw din po, ma'am. Opo. Ma'am, pakikwento po kay Attorney Villamor kung ano po ang huling mensahe o meron po bang naikukwento sa inyo si Christina na may kaugnayan po sa kanyang pagkawala, ma'am. Nung time kasi na po yun, ma'am, magkausap po kami noon, nagpaalam po siya na ano po siya, bababa daw po muna siya kasi po inutusan po siya ng amo niya na kukuha po ng parcel. 3:20 po yun ang atin dito, ma'am. Tapos nung 3:23 po, hindi na po namin siya makontakt, nawala din po agad yung tawag namin. Parang bigla na lang pong naputol? Opo, yun nga po. Kasi madalas po kaming mag-video call, magdamag, maghapon, kahit hindi po kami madalas mag-usap. Mute lang po yung gawa namin, tapos off-cam. Merlin, anong araw dito? February? February 25. Merlin, simula nung wala ka na nating sa kanya? Wala na po. Kahit po kasi po sa number tsaka sa WhatsApp po, hindi po siya makontakt. At ito ay very unusual para sa'yo dahil hindi naman ugali ni Christina. Basta na lang mawawala o di naman didinig. Merlin, ano ba ang Kwan? Meron ba siyang problema sa amo niya? Ano, yung kinakwento lang po niya, kahit sa mga kaibigan niya po na hirap na daw po siya doon, tapos always po delay yung sahod, yun lang naman po. Pero yung ano about sa sinasaktan, wala naman po siyang nakakwento. Okay, ano naman sabi nung meron ka bang pagkakataon na nakatanggap ka na ng mensahe o salita mula sa amo niya tungkol sa pagkawala ni Christina? Wala po kaming contact ng amo niya. Wala, okay. Kamusta yung agency po dito, Ma'am Lloyda? Naka-coordinate niyo na? Opo, kaya lang po, wala po silang may update po sa akin. Meron ba tayong somebody from the agency? Meron po tayong makakausap na welfare officer po from MEHA po. International Manpower Agency, si Ma'am Susan Gokotano. Ma'am Susan, magandang hapon po. Ma'am Susan, medyo tingin ko we have a serious situation here that we're talking of a missing person since February 5. Ma'am, pwede pong malaman na ano na po ang mga hakbang na ginawa ninyo tungkol dito? Sir, nakapag-coordinate na po kami kaagad sa FRA nung time na nalaman namin yung nangyari doon sa aming worker. Nag-coordinate po kami sa FRA para ma-coordinate din po niya sa sponsor po. Ano po nangyari. And then at the same time, nakapag-report na rin po kami sa DMW. Ma'am Susan, kailan niyo po nalaman na nawawala itong si Christina? Monday po, sir. Monday is February 28. Ano? 26 po. 26. Monday? Opo, Monday. February 26. Okay. So, February 26 niyo nalaman. Paano niyo po nalaman? Meron pong isang worker din namin nag-message na din nga daw po na hindi na daw po makontakt nila yung si Christina daw po. Christina po. Sino po itong worker na to na nag-chat sa inyo hindi na makontakt si Christina? Si Jane Shoko po. Yung kaibigan niya po doon. Siya din yung nag-chat sa inyo, no? Opo. Mamaring malaman pa paano nalaman ni Miss Jane Shoko na nawawala na nga itong si Christina? Nag-inform daw po sa kanya yung girlfriend. Okay. Ni Christina na hindi na daw po makontak. Ma'am, sa ngayon, ang ginawa ninyo ay kayo ay nakipag-ugnayan. Kanino po ulit?
Yes sir, nakipag-coordinate na po kami sa DMW sa embassy po ng Kuwait at saka sa ano po sa Polo din po sir. Sige ma'am, pwede ko sa share, kausapin na natin si Attorney Sherilyn Malonzo. Wala pa po sa linya natin. Opo. Pero Ma'am Susan, base po sa mga nakalap niyo po na impormasyon, ano po ang maaaring nangyari po kay Ma'am Marilyn po? I'm sorry, kay Ma'am Christina. Ang initial na ano namin sir, official na ano namin natanggap is mayroon na kasi siyang runaway report. Nag-report na po yung employer niya, yung sponsor niya po sa Kuwait, sa police. Nag-report po sila na nag-run away na po itong si worker. Yun po ang natanggap namin. Meron na kaming nakuha na run away report galing sa police. So ma'am, ang naging resulta ng pagkakawala ni Christina ay ang pagre-report ng amo niya laban sa kanya na siya ay isang runaway. Yes po. Ma'am, okay. Paki-explain mo nga ano yung ibig sabihin ng runaway para malinawan yung ating mga netizens. Runaway, sir, ibig sabihin po, yung umalis po siya doon sa bahay ng employer niya na walang paalam po. Okay, ma'am. Kung runaway siya, bakit niya naman pagtataguan si yung kanyang girlfriend na si... Sino ba yung girlfriend niya? Si Marilyn. Si Marilyn. Wala ho ba kayong... hindi po kasi namin masagot yan. Kasi, sige, okay. Sige. Hindi rin naman namin po talaga alam kung anong nangyari, ano? Oo, kasi totally kasi shut out, total blackout ang communication, not only with yes. Merlin, but also with the family. Kasi usually, yes, pag run away yan, di ba, nagsasabi din siya sa kamag-anak niya, o kung kanino mang malalapit sa kanya, kung nasaan siya. Ganun ho bang nangyayari pag run away? Pinapaalam din naman nila, di ba? Yes. Para lang sa ganun, hindi mag-alala yung kanilang pamilya. Paano po kung kinuha ang cellphone niya? Kaya hindi siya makaano? Sir, may tanong po ako. Kasi po yung sa kontrata po niya is, hindi po yun yung employer na nakapirma po sa kontrata niya. Okay. Ma'am Susan, may isa ditong, ano, may isang tanong dito yung kapatid, no? Susan? Yes, sir. O Susan, yan daw naging employer na yan ay hindi naman daw yung nakasulat sa kontrata niya. So yung employer na nakasulat sa kontrata ay tatay po nung kung saan siya nag-stay. Opo, kasi nag-asawa na lang po kasi ng iba yung tatay, kaya lumipat po ng bahay. Okay, ma'am. Hello, Susan. Yes po, sir. Ito, kayo po, bilang agency, first time nyo ba maka-encounter ng ganitong nawawala yung OFW na employee na empleyado nyo? Manggagawa nyo? Marami na pong mga nagra-run away, sir. Kasi yung iba, enggan yung magtrabaho sa labas. May mga iba-ibang reason po. Okay, pero pagka-run away na ganyan, paano nire-resolve yan? Nire-report po, kino-coordinate namin and then minamonitor namin sa FRA kung may mga bagong updates and then... Let's say, kunyari, nakita sila subsequently, run away nga sila. Anong ginagawa? Yes. Paano ginagawa sa kanila? Since naka-report na po sila sa naka-report na po sila sa police, nakatimbre na rin po sila sa deportation. So anytime na makita sila sa labas, maaari po silang dadalhin sa deportation and then i-coordinate din po sa amin na... Okay, na, pero Ma'am Susan, kung ako tatanungin mo, hindi ko pa rin i-eliminate yung possibility na may foul play dito, ha? Kasi sa akin, unusual para sa isang tao na nag-run away na hindi ipaalam sa mga na malalapit sa kanya, kamag-anak at girlfriend, kung nasaan siya. So wag mo muna natin isara yung pintuan about na ito ay may foul play. Kasi kawawa naman yung tao, yung ating tinutulungan, kung sakaling may foul play nga talaga at iniisip na lang natin siya ay runaway, ha? So standby ka, Susan, kasi nasa linya ngayon yung ating director from OWA, si Attorney Sherilyn Malonzo. Ma'am Sherilyn,
Hello po. Ma'am, good afternoon. Nandito na naman po kami. Ma'am, yes ma'am, familiar ka na? Alam mo na kung ano itong problema? Yes po, nawawala po yung ating OFW. Ma'am, ano pong situation? Kasi according dito sa ano, according sa taga-agency, ang report na ginawa ng kanyang employer ay si Christina ay nag-run away, pero ang problema, totally wala namang communication na nangyayari between Christina and her relatives and girlfriend since the time na supposedly nag-run away siya o nawawala siya. Opo. So, dapat sa attorney, actually, tinawagan na namin yung agency niya dito. And then, na-coordinate na po namin sa MWO din po, sa OWAC Kuwait po. So, ang dapat po kasi dito ay na-report na po sa police din ng kanyang FRA at ng employer para at least na upisa na po yung investigasyon kung asa na po talaga yung ating OFW. Kasi, tama po kayo, attorney, na unusual naman na pati dun sa kanyang girlfriend hindi siya nakikipag-communicate. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Or pati sa kanyang kamag-anak, di po ba? Hindi, tsaka ma'am, if you are a runaway, the last thing that you would want to happen is to attract attention, di po ba? Yes po. Kasi kung runaway ako, nako, kailangan masabihan ko yung pamilya ko para hindi sila magpanik at maaaring lumapit kay Rafi Tulfo at planong malaman na runaway ako. Opo, opo. So yun, ma'am, ang very unusual dito. So ako, let's not discount the possibility, lalo na kay Susan. Huwag nating isipin na baka run away nga ito. Ano po? Let's resolve the benefit of the doubt in favor of the possibility na siya ay nagkaroon ng may kaugnayan sa foul play, yung kanyang pagkakawala. So ma'am Sherilyn, let's give this a very very serious attention. Ano po? Yes po. So paano mo magagawin? Yung balansya po na imo-monitor namin to closely at intern po namin yung feedback po na aming sa OWAC waitin po. So, and then of course yung FIA niya, insya namin na tayo kikilos po. Saka yung PRA niya rin po dito. Sige ma'am, very resolving ma'am yan para sa na madinig ng kamag-anak dito ni ano no ni Christina at ma'am, ano pong masasabi nyo? Nandiyan na po si Ma'am Sherilyn Malonzo. Nandito ma'am sa amin, kasama po namin yung mother, si Loida. O, Ma'am Loida, anong masasabi mo ngayon tungkol sa sitwasyon natin? Salamat naman po kung natulungan ninyo. Anak ko. Ma'am Sherilyn? Yan po ang nabuhay sa akin. Wala na iba. Sir, kasi po, nung lumabas po dito yung mama ko po, nag-share lang po yung mga kaibigan po ng kapatid ko sa Kuwait para lang po siya makaluwas po. Para mabigyan po siya ng pamasahe po. Yan po. Sige, ha? Pakinggan natin ulit. Ma'am Sherilyn, ano po mga steps natin ulit na gagawin ng inyong opisina nang sa ganun ay para malocate natin si Loida, ay si Christina? Okay. Ma'am, makinig po kayo. Makinig po kayo, ha? Opo, Nay. Nay, makinig ka, Nay, makinig ka mabuti. Okay po. Retrosword po, mamonitor po namin po hanggang mahanap po siya. Nag-coordinate po kami sa OWAC Kuwait po at sa ating MWO, sa Migrant Purchase Office po natin doon. And pati rin po sa agency niya dito at agency niya po doon sa Kuwait. And then, kung ano pa mo yung update, i-inform din namin po kayo through the program of Senator Tulfo po. Ma'am Sherilyn, ma'am? Hello, ma'am Sherilyn. Ma'am, paano po natin makakounter yung report ng employer na siya ay isang runaway? Kasi if the report of the employer remains with the police is runaway nga, baka iba ang level ng seriousness na ibigay ng attention ng police dito. So ma'am, pwede ba ma'am natin ma-counter yung report na run away, yung tao? Okay. Attorney, i-coordinate po namin sa staff niya po, no? Kasi po, kailangan po muna namin makuha rin yung feedback. Ah, sige ma'am. Okay, ma'am. Ng ating official sa MWO. And then, para at least concrete po yung masasabi ko po talaga sa inyo. Ah, sige ma'am. Patuloy po talaga ay nag-run-away siya, at least alam natin na baka somewhere lang siya. Mas mahirap po kasi, tama po kayo eh. Paano kung hindi po at may nangyari talaga?
Opo, ma'am. Of course, we're hoping na talaga nasa mabuting kalagayan ng ma'am po siya. Hopefully, let's hope. Yes, ma'am, let's hope that she's doing well. At sana, yes, mali din. Ako, I'd rather think na mali yung iniisip ko. Ano po? Opo. But we just have to take into account all possibilities, ma'am, para mabigyan din natin ng tamang solusyon itong problemang ito. Apo, apo. Ayan. Okay. Sige po. Attorney Sherilyn Malonzo. Attorney. Apo, maraming salamat po, attorney. At kung meron man po kayong feedback or any update po, pakibigay na lang po sa amin yung update and then ipapaalam din po namin sa family attorney. Hello po. Okay po. Maraming salamat po, attorney Sherilyn Malonzo, ang ating Director for Operations ng OWA. Magandang hapon po. Konting tulong sa kanila, Sherilyn. Kumita naman ako kanina eh. Nay, ito po, bigay po ni attorney. Pamasahin nyo, di ba nangutang pa ho kayo papunta rito? Opo. O, ayan na po. Mindoro. Okay. Mindoro. Eh, kakasya na ho ba yan? Pamasahin nyo pabalik. Salamat po. Hindi po, kausapin po natin sila. Mabibigyan pa pala kayo. Opo, kausapin po natin sila off-air, attorney. Pero, Merlin? Ma'am Merlin? Yes po, ma'am. Opo. Ma'am, gayon po ang gagawin natin, ha? Ito po ay coordinated naman na din po kay Attorney Sherilyn Malonzo ng ating OWA para malaman natin kung ano po ang status ng ating paghahanap kay Ma'am Christina Madia. Kayo po, Nanay, siguro Nanay Loida, kung nakikinig man po si Christina, meron po ba kayong mensahe sa kanya? Kung sakaling mapanood niyo po ito. Sige po, Nay, go ahead po. Sana kung kita siya, huwag umuwi na lang. Sana po matulungan niyo para makauwi siya. Christina, pag ikaw ay buhay naman, umuwi ka na lang. Mahal-mahal kita. Hindi ko kakayanin na wala ka. Yun lang po. Kail, magkaroon ka man ng pagkakataon, makontak mo kami, please. Kontakin mo kami kung nasaan ka. Sobrang lang kami nag-aalas sa iyo. Lahat kami, pamilya mo, please. Makikikiusap kami sa iyo. Kung sino man po nakakita sa kapatid ko, please po, tulungan niyo po kami. Yan po sa Kuwait po. Parang awa niyo na po. Gusto lang po namin makita na yung kapatid po namin at maiuwi na po dito sa Pinas po. Okay. Sige po, Ma'am Nanay and Ma'am Rosie, kakausapin po namin kayo, Ma'am, sa kabilang studio, ha? At pinapanalangin po natin na sana po ay ligtas po ngayon si Ma'am Christina at maiuwi po natin ng ligtas po dito sa Pinas, Ma'am. Okay po? Sige, pang ilang anak niyo po, Nanay, si Christina? Pang pito. Okay po. Sige po, Nay. Kausapin po namin kayo, Nanay, ha? Opo. Maraming salamat po at wag po kayong mag-alala. Salamat. Opo, tutulungan po namin kayo, Nanay. Alam niyo naman po na ang laging pinaka-priority po ni Senator Raffy Tulfo ang kaligtasan, of course, ng ating mga minamahal na OFW. Salamat po, Nanay. And magandang hapon. Salamat po kayong kabahan dahil si Ma'am Sherilyn Oka Malonzo pong umaasikaso sa atin. Sige, parang si, si admin OWA Administrator Arnel Ignacio din siya. Ayan. Salamat po, Nay. Magandang hapon. Okay, ayan. Meron kasing history din ng runaway. At yun ang ating OFW. Pero gayon pa man. Hindi, pero kung runaway lang. Mm-hmm. Hindi para hindi siya magsabi sa, di ba? Opo. Sana magbigay abiso man lang siya kung nasaan siya. At yun eh. Huwag kayong mag-alala, di ba? Kasi sasabari ang abiso niya sa kanila eh, Ma'am, wag kayong mag-alala kasi ganito, nandito lang ako sa ibang employer. Kasi pagka pinabayaan niya magkaganito, lalo malalamang nag-run away nga siya. Opo. Okay, at malalaman naman po natin yung status na yan at nakatutok naman na po ang ating OWA. Okay, and maraming salamat po muli kay Ma'am Susan Gocotano, ang welfare officer po ng MEHA International Manpower Agency. Maraming salamat po at magandang hapon po.
At magbabalik pong Wanted sa radyo, mga kapatid, at ang oras po natin ay 2:25 ng hapon, at ang oras po ay hatid sa atin ng Move It Discarding Tapat, and ang bahaging ito ay hatid din po sa atin ng Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan and family, rubbing alcohol hindi lang pang pamilya, pang sports pa, and Clean Fuel, tuloy-tuloy pa rin po ang Paskong panalo ng Clean Fuel. Magpagas lang po kayo ng 1,000 pesos po at maaari po kayong manalo ng brand new na Toyota Race and Vespa motorcycle at 1-year free fuel supply. Magpagas na po kayo mga kapatid and mag-download ng bagong Clean Fuel Rewards app dahil sa bawat karga po ninyo ay siguradong panalo ka. And also mga kapatid, ang ating Sogo, gawing every week po ang relax mode sa Hotel Sogo, meron po silang 48 branches, mapa Metro Manila o probinsya man po ang gala. Hotel Sogo po ang sagot dyan. Mag-book na po kayo at planuhin nyo na po ang inyong weekend getaway. At just text HSVIP space WNTD Radyo to 225-687. And for more information, maaari po kayong tumawag sa 879-00900. Magbabalik po ang Wanted sa Radyo at ang oras natin 2:26 ng hapon. Idol, ikaw ang idol ko, idol ng mga Pilipino. Ikaw ang idol, Sir Rapid Pulpo, lahat kaming kababayan mo may saludo. True na ito! Pagdating sa news, information, public service at entertainment sa iisang station. Dito na pala talaga kayo, Radyo 5 True FM. Binatilyo pala ako noon, madalas, naiipit, nasusugatan, natadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol gawa ng Pagoda Philippines hindi lang pampamilya, pang sports pa. Kamote! Kamote naman. Try mo to. Ha? Umura naman! Dito ka na, sa mapapamura ka talaga. Move it. Discarding tapat. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium, at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali akong magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at dekalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium, at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kamote! Kamote naman. Try mo to. Ha? Umura naman! Dito ka na, sa mapapamura ka talaga. Move it. Discarding tapat. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman,
mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Ngayong Fire Prevention Month, narito ang isang fire safety tip. Kapag maliit ang sunog, gawin ang mga sumusunod. Hanapin agad ang exit ng gusali para masigurong madaling makalabas ang mga nasa loob. Gumamit ng tubig, basang tela o fire extinguisher para patayin ang apoy. Ipagbigay alam agad sa Bureau of Fire Protection o BFP upang masigurong ligtas na ang gusali. Isang fire safety tip sa Radyo 5 True FM in observance of Fire Prevention Month. Broadcasting from the Radyo 5 Studios in Reliance Street, Mandaluyong City. 25,000 watts of Senator Rafi Tulfo sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted, wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Oras po natin, 2:32 po ng hapon at nagbabalik po ang Wanted sa Radyo. At una sa lahat, nais ko muling magpasalamat sa lahat po ng birthday greetings. At syempre sa gift mo, attorney. Thank you very much. Napagalante talaga ng attorney. Yung mga TF niya talaga. Thank you very much, attorney. And of course, maraming salamat din sa Promag 300. Sa mga nagtatanong pa rin po ng Promag 300 Magnesium Soap. Maaari po kayong bumisita sa UPMI official Facebook page. Kung nakikita niyong makinis ang ating mukha, yeah, dahil po yan sa Promag 300 Magnesium. Yes, sa ating anti-tigyawat, anti-rashes. Promag 300 Magnesium Soap, and also available din yan sa official Facebook page mo. Di ba, Atin? Yes, yes, official Facebook page. Yan. Mm-hmm. Tapos yung pong ano ha, medyo nagkulang kami ng coordination ng aking admin. Mm-hmm. I-announce sana namin yung mga winners doon sa pa-contest namin. At yes, ipopost po namin yung winners mamaya. Mga mamimili kami ng 20 at padadala namin sila ng tagpa 500 wow. pesos sa kanilang GCash. Pwede ba ako mag-shoutout? Sige, go. Sandali na. Sa shoutout na ako, ito yung mga nagpapa-shoutout para kay Aileen Lynn Nervese. Good morning po, Attorney Freddy Villabor. Pa-shoutout po. Always watching from Hong Kong. Pwede pabati naman po. Birthday ng anak kong bunso. 17 years old, March 5 po. Joyce ang name niya. Thank you po, attorney. Next naman ay kay mabait na tao. Ang galing ng pangalan ng kanyang page. Mabait na tao. Ay, abangan ko yan, attorney. Pero kaya baka replay na kasi nasa Belgium po ako. Isang senior na senior na siya na mag 74 na po ako. Good, God bless po sa inyong lahat dyan. Ako, attorney, hindi magbago yung aking comments ni Ma'am Piskal kamukha ni Lea Salonga. Wow! Hindi, kasi yung pa-contest namin, sino ba ang kamukha ni Mrs. Piskal? Ayan. Mm-hmm. Good morning po, attorney. Very sweet couple. Parang Ding Dong and Marian lang. Wow! Pabibigyan ko to ng malaki-laki sa GCash niya kaya. Grabe. Tapos, I love this couple. Ito pa yung mga comments nila. Ito pala yung mga comments na doon sa page namin. Ano? 500 each yan. No? At yung mga mapipili. To Norjana Alug Sulog Lanto. I love this couple. So nice and generous. Look alike of LT and the boy. The boy Fernand. Nahihiya na tuloy ako. Nahihiya na akong basahin. Para doon kami si LT at saka si the boy Fernando. Rudy Ayan. Boy. Oo. Kaya ano naman, kay Elma Domingo, good morning po, Attorney Freddy Villamor. Pa-shout out from Riyadh. Marian Montes, pa-shout out naman, attorney from Kuwait. Kay Alban Garcia Mags. Naimbag nga ibigat, Attorney Freddy, greetings from the Kingdom of Saudi Arabia. Yan. Ayan. Ayan po yung mga na-shoutout natin. Pasensya na po kung konti lang, pero alam mo kasi siya rin.
feeling ko kasi pag nag-shoutout tayo, parang that's the only way we can give back to the support na binibigay sa atin ng mga ating netizens. So, yan po. Opo. And okay? Nais ko lang, mamaya, yung ibang greetings, marami nagpapag-greet. Pero nais ko lang din mag-thank you kay Ma'am Marisol Tulfo Tungol at kay Attorney Garrett Tungol. Binigyan nila ako ng AirPods Max. Oy? Kanina as birthday gift also. Thank you very much, Attorney Garrett and Mar, kay Ma'am Marisol. Nagulat ako, binigyan nila ako AirPods Max. Thank you very much po. Ito, si Ma'am Shane Lukban and Romalina Lukban at nirereklamo, napakagulo ng prompter. Nirereklamo niya ang kanyang dating ka-live-in at yung ina po nito dahil po sa pagpapalayo sa kanila sa bahay na sila mismo ang nagpagawa. Malaman po natin yung buong storya. Magandang hapon po, Ma'am Shane and Ma'am Romaline. Apo. Magandang hapon po. Ano po ang nangyari, ma'am? Ano po ang punot dulo po nito? Ah, bago ang lahat, meron pala itong video. Panoorin niyo po. Yung bahay na pinatayo niyo po, kung saan kayo din po ay pinalayas. At napakaganda ng bahay. Maganda ang bahay. Malaki. Yun yung kwarto, yung sala kanina. Yung kwarto may TV pa. Okay, sino po itong mga nagpapalaya sa inyo, ma'am? Yung ano po, yung dati ko pong biyanan po. Dati niyo? Yung kasal ba kayo nung... Hindi po. Umpisa muna yung kwento natin. Mm-hmm. Sige, paano nag-umpisa yan? Ano po, na-scam po kasi ako sa iPhone po, nagre-resell po ako. Bali, 3 years live-in po kami, tapos yung mami ko po OFW, siya po yung nagpapadala po sa amin. Tapos ano po, tapos yung biyanan ko po na yun, nag-offer po siya na doon na po magpatayo ng bahay sa lupa po nila sa likod para daw po malapit po sa kanila. Tapos po, yun nga po, nung ano po, na-scam po ako, hindi po nila ako tinulungan, parang gusto, ang gusto po nila mangyari, makulong po ako, tapos yung bata po makuha po nila. Ano na scam? Na-scam po kasi ako ng iPhone, tapos ako po yung nabol ng mga supplier. Pero ngayon naman po, okay na po yung issue na yun. Pero hindi po nila ako tinulungan. Tapos ang nangyari po kasi sa LTO po sila nagtatrabaho lahat. Tapos yun po, parang kinakahiya po nila kasi nga daw po parang na-scam po ako ganun. Tapos, na-scam? Ako po. Ako po yung parang... Ikaw, napagbintangan kang ng scam. Napagbintangan kang ng loko ng mga tao. Opo. Diba? So, kaya dahil doon, yun ang naging dahilan ng paghiwalay ninyo, pag-aaway ninyo. Apo. Pero nung ano po yun, ilang beses na po yung anak niya po, wala po talagang trabaho. Yung 3 years po, ako po, nagtrabaho po ako, nag-chef po ako. Tapos po, ano, lahat po. Sino yung anak niya? Si Brian po. Brian. So si Brian, ilan taon ka na, iha? 20, kaka-23 lang po. Kaka-23 mo. So, nag-live-in kayo ni Brian Chester Villanueva. Apo. May anak kayo? Meron. Ilan? Po. Isa lang po. Nandun po. Nandito yung mga bata na sa'yo? Apo. Okay. So, nung kayo ay nakatira, nag-live-in kayo sa bahay nila Chester. Apo, correct? Apo. Eventually, inalaw kayo magpatayo ng bahay sa likod ng bahay nila, okay, ng lupa nila. Apo, kasi bigay niya daw po yung lupa daw po sa apo po. Sa apo po, sa apo. Sino apo nagbigay? Yung pong babae po, yung nanay yung po ni Brian. Ba't hindi na buhay yung tatay, patay na yung tatay ni Brian? Buhay po, nagtatrabaho po, hindi po nakikisali po siya sa okay, usap. Okay, so, gaano kalaki yung lote na tinayuan niyo ng bahay? Nasa 60 square meter po. 60 square meters. Apo. Okay, sino naman ang gumastos sa pagpapatayo ng bahay? Nanay ko po. Nanay mo? Ako po, OFW po ako nang nagpapadala ako sa kanila. Kasi nakiusap sa akin ng balae ko na sila nina, kung pwede, wag na lang ilayo. Eh dahil maganda naman po ang offer niya sa akin, pumayag po ako na sige, dyan na ako magpapatayo. Kasi meron naman po akong bahay sa Binawan, sa Pangil, at may lupa rin po ako sa Binawan. Saan po nangyari ito? Saan itong sa bahay nito? Sa Dagatan po. Ha? Dagatan, Amadeo, Cavite. Dagatan, Amadeo, Cavite. Yeah, so ano na nangyari? Ano na status ng bahay na yun ngayon? Ngayon, yun po kasi inong huling usap namin ay sinabi ko na hindi ako papayag na paupahan unless bayaran muna. Okay. Ngayon, ang nangyari, nabalitaan na lang po namin, pinapaupahan na nila. Tapos kami po yung nangungupahan po ngayon. Kompleto po kayo ng kwan? Opo, mga receipt. Lahat po sa akin. Resibo, lahat. Pati po, po yung sa hardware, siya po ang magpapatunay na kami po, ako po ang nagbayad ng ano. Magkano inabot ng gasto sa bahay? Labor and materials, ha? Pati labor kayo gumastos. So maski 5, wala silang ginastos sa bahay na yun. Po. So magkano po?
Nasa 600K po yun. Pero meron pa po akong kulang na 98K dun sa hardware. Yun po ang magpapatunay na talagang sa amin pong mag-ina yun. Ako po yung pinapadalan po. Ako po at yung... nasa record din po yun ng DSWD na katunayan na sinabi nilang babayaran nila ang bahay ko at sila na lang ang magmamayari noon. Tapos, yung bang bahay po, tapos na? Tapos na po. Tapos nagagamit na po. Gano'ng katagal nang tapos yung bahay? Bali, 3 buwan lang po kami nakatira doon. Tapos sinabi na po niya, ibinabalita niya na po na siya po ang gumastos. Which yung mga muebles, sinong gumastos? Akin po lahat. Lahat-lahat. So, 600,000 pati muebles? Opo. Wala kayong nadala sa mga muebles? Wala po. Okay. Bukod po yung mga gastos po sa gamit lang po. Ang ininaalis namin. So, ang sinasabi nyo, nagkaroon ng parang conference, no? Yes. Saan nangyari yon? Na iano na po sa barangay. Kaya lang ano na pag-usapan sila sa barangay? Ang una hanggang 3 pag-uusap po ay nag-o-offer sila na pauupahan ng 3 ng ang 2 at hahatiin sa amin. Nung huli po, nasa DSW record po 'yon na hindi na ako pumapayag na pauupahan nila. DSWD? Yes po, nasa record po 'yon ng Amadeo. Bakit sa DSWD? Dinala po gawa nga ng problema sa bata. Okay. Nung una po kasi, pinahihiram namin, sir. Hanggang sa huli, nang gugulo na naman sila, pinupuntahan kami ng bahay, nag-hysterical sila. Hindi na nga po kami nagsasalita. May time po na nagpo-post sila, minsan sa sobrang depressed na po namin dahil hindi na nga kami naimik, nakakapag-post din po kami kasi kami pinasasama na po sa tao dahil malakas sila. Kayo ba, hindi na talaga magkakabali ka ng partner mo, eh? Meron na pong ibang girlfriend na naman. 2 months pa lang po silang tinitira. Hiwalay. Tapos ano hindi po yung bago po. Niya po ano may anak din po. Ano okay, ma'am, ulitin mo nga. Ano ang final na napagkasunduan niyo sa barangay? Yun pong pinale na pinakahuli na pag-uusap namin. Sinabi ko na hindi ako pumapayag na paupahan. Nang dumating po na kami nagpunta ng dagatan, nakita namin na may umuupa, may na. Umuupa na. Wala po siyang sinabi sa akin na pinaupahan niya na. So yun po ang pinaupahan. Pero ikaw nung una pumayag ka na paupahan. Yes po, nung una hati pumayag sa kita. Ako. Opo. Hati sa kita. Tapos nung pinakahuli po, hindi na ako pumayag dahil sabi ko, bayaran nyo na lang kasi nahihirapan po kami. Kami ako po yung nangungupahan. Wala po wala pong kahit ano kaming mag-ina. Wala naman po kami ibang pagkukunan. Sa halip na, yun po yung kinita ko pa nung nasa... Ma, nasa linya ba? Sino okay, nasa linya? Okay, eto na po. Nasa linya na po yung nanay po ni Brian, si Ma'am Lani Villanueva. Magandang hapon po, Ma'am Lani. Ay, yes po. Magandang hapon po. Ma'am Lani. Opo, ako po si... Opo, Lani. Hello po, attorney. Mga ma'am sir, magandang hapon po. Oh, nandito po si Shane at saka si Romalyn Lukban. Oh, ano man masasabi mo dito sa kanilang kinikwento sa amin na sila ay nagpatayo ng bahay sa likod ng bahay mo bilang request mo na rin daw at nang sa ganun ay hindi malayo sa iyo yung mga apo mo. At nung matapos po yung bahay, sila ay pinalayas nyo. Ano po ang masasabi nyo tungkol dito? Okay po, attorney. Ano po? Uumpisahan ko po yan sa isang, yan nga po, bati. Nag-start po kasi ang lahat ng iyan na maganda ho ang aming takbo ng pamumuhay namin na sama-sama kami din sa bahay namin. Ano ho? Yung aking anak, kasama ho itong aking manugang na si Shai at saka ho yung kanilang baby. Then, dumating nga ako doon sa tama ko sa sinasabi nila na nagkaroon na magandang pag-uusap na uuwi daw ho itong aking balae from abroad. Then, ang plano ho sana, yun nga, maghahanap ng paupahan itong aking balae at ng matitirahan. Then, sabi ko ho sa aking manugang, di ka ako, meron pa akong maliit na lote dito sa likuran ng aming bahay. Magpumpisa kayo kahit sa maliit laang. But then, attorney, yan pong talagang bahay, yung lotit mo yan, yan ho ay may simula na. Actually, may maayos na ho yung Poso Negro. Then, napalinis ko na po na ang plano ko ho talaga, kami ho mag-asawa ang magtatayo ng bahay dyan. Then, ayun na nga po, dahil maganda ho ang aming pinagsimulan, maganda ang aming pag-uusap na ho. So, sinimulan ho na mapatayo iyan na ang masasabi ko din lang naman ho, meron din ho kaming ambag dyan sa mga pinatayo, sa pinatayong bahay na iyan. Nauna, ano ho, isa pa. Nag-usap ho kami ng aking manugang kung saan sila kukuha ng materyales na gagamitin sa pagtatayo ng bahay na uumpisahan niya, ano ho. Kaya ngayon, so, nakampante ho ako na tumatakbo ang buwan, nasa abroad ang kanyang nanay.
ginagawa ang bahay. Then sila ho ay nasa poder ko pa ano ho itong mag-asawang ito, itong pamilyang ito. De umuwi na ho ang sa makatuwid, lumilipas ang araw, umuwi na yung aking balae, si Roma din. Pag-uwi ho, siya ho ay sanay mangungupahan din lamang sa ibang lugar o uuwi kung saan man niya gustong umuwi. But then, ang sabi ko, di kung ikaw naman ay magdadali din lang naman dito sa Pilipinas, why not? Kumanap ka ng bahay na mas malapit dito sa atin at nang ikimalapit sa ako mo. Ayun. Meron hong isang maliit na paupahan ng aking nanay sa tabi ng aking kapatid, which is sa kabila lang ng lote na inaangkin nila, ng bahay at lupa na inaangkin nila. Ano ho? So, nangupahan ho siya ng ilang buwan doon. Ngayon po, nagkaroon ho kami ng diskusyon, ano ho, ng kanyang anak na nasa puder ko ho, itong aking manugang na si Shai. Nagkaroon ho kami ng issue about dito sa pagsusumbong niya sa aking ate na ako daw huwag ganito ganyan. So, ayan na po. Dumating po sa point na kinausap po ang aking balae na nakatira na ho, lumipat na ho ang balae ko. So, this time, lumipat na ho yung balae ko dun sa property, sa bahay na kinakanya nila. Ano ho, lumipat na. Ngayon, sabi ko sa balae ko, pwedeng ipisan mo muna itong aking anak, itong mag-anak na ito, nang matutong mamuhay mag-isa. Itong dalawang ito. So, sa makatuwid, doon na ho sila tumira. Silang tatlo. Si Romaline, si Shai, yung apo ko, at saka ho si Brian. So, sa kabutihang palad naman ho, nung lumipat ho doon sila, itong aking manugang at ang aking anak, sa kapisa ng aking balae na si Romaline, so far, nung mga pagpanahon yan, tatlong buwan nang may trabaho itong aking anak na si Brian. So, labag man sa loob ko na silang mag-anak ay mapalayo sa akin. But din maganda naman ho ang aming usapan ng aking balae. Nasa'yo muna. So, eto na ho, ano ho, maganda naman ang flow ng pamumuhay nila roon. Hindi na ho ako nakikialam dahil may sariling bahay na sila roon sa lugar nila. No, ako naman hinandi niya sa aming bahay talaga. Ngayon po, wala ho kaming kaalam-alam. Ano ho, may dumating ho isang mag-asawa din sa aming bahay. Ano ho? Uh-huh. Ay, ito hong mag-asawang ito, talaga ho, kung bagas na hindi ho namin kilala. Ano ho? Okay. Ayun. Meron na hong pasabi sa akin itong aking mga kapitbahay na yun nga daw, gusto akong makausap. Sabi ko, sino ba ito? Sabi ng asawa ko, harapin mo dahil parang involved ang anak mo. Yung akin ng anak, si Brian. So, hinarap ko ho. Doon ho, nagpakilala sila na ito daw hong mag-asawang ito ay pinagkakautangan ng malaking halaga ng aking manugang. Through cellphone ng mga inangkat ng aking manugang at ipinahilabas akong panikanino, tao at ang sistema ng mga panong yun, hindi na nakakabot. Lani, let me cut you off ha. Let me cut you off ha. Labas ka na kasi dun sa utang ng anak ko kasi hindi naman kayo tumutulong. Sige, ma'am. Ma'am, pinabayaan lang kitang magkwento muna hanggang sa makita ko yung total picture. As far as the issue is concerned, ang issue po natin dito ay yung sila ang nagpatayo ng bahay sa lupa mo at sila ay pinalayas nyo sa bahay na pinatayo nila. Yun lang naman po ang ating pinag-uusapan sa ngayon. Ano? So, wag na po natin pag-usapan yung dahilan bakit sila napalayas kasi at the end of the day, kailangan natin... Ma'am, kailangan nating i-resolve yung mga karapatan ninyo, sila, karapatan nila bilang sila ang nagpatayo ng bahay at ikaw karapatan mo naman bilang nagmamay-ari ng lupa. So ito po ang ato, makinig po kayong mabuti ha, mga netizens natin ha. Dito po, papasok po dito yung konsepto ng builder in good faith at builder in bad faith. Kasi po, marami pong nangyayari sitwasyon na yung isang tao nagpapatayo ng bahay sa isang lupa na hindi naman sa kanya. So dalawa po ang sitwasyon na maaaring mangyari kung ang isang tao ay nagpatayo ng bahay sa hindi niya lupa. Ito po yon. Number one is he or she can be considered a builder in bad faith. Yun yung nagpatayo ka ng bahay sa lupa ng may lupa na laban sa kalooban ng may-ari o hindi alam ng may-ari. Okay? Tama. Yun naman pong isa ay yung builder in bad faith. Yung nagpatayo ka ng bahay sa lupa ng may lupa na alam ng nagmamay-ari ng lupa. So, iba-iba po ang karapatan ng mga partidos pag ganyan. Pag ikaw ay builder in bad faith, wala kang karapatang hingan ng reimbursement ng gastos mo doon sa property, sa lupa, sa building na ginawa mo. May karapatan pa ang may-ari ng lupang ipademolish yung tinayo mo nang walang
karapatan yung nagtayo na ma-reimburse siya sa anumang gastos. Okay. Ngayon po, kung titingnan ko po, base sa istorya nila Shane at Romalyn at base sa istorya mo, tumutugma ang sitwasyon natin na sila Romalyn, si Romalyn Lukban na siyang gumastos dun sa pagpapatayo ng bahay ay isang builder in good faith. So ano po ang mga karapatan niya bilang builder in good faith? May karapatan po siyang hingang kayo ng reimbursement. At kayo naman ay walang karapatang ipademolish yung bahay. So, yun po ang sitwasyon ninyo, Ma'am Lani. Ano po ba ang balak ninyo? Sila ay totaling huwag niyong bigyan ng karapatan sa bahay? Sila ay totaling i-echipera ninyo sa bahay na kanilang pinatayo? Ano po ang balak ninyo, Ma'am Lani? Ma'am Lani? Nawala na. Ma'am Lani? Pero paano po ba ito, Atty. Okay, ganito yan, Sherry. Sila, pwede natin silang i-consider na builder in bad faith sila. Oh. So may karapatan silang humingi ng reimbursement ng anumang ginastos. Okay? O pwede lang ipademolish yung bahay na tinayo nila kung ano man yung ma-recover sa kanila yon. Okay? Pero si Lani, walang karapatang ipademolish ang bahay. Ngayon kung yan ay gagamitin nila para sa, kunyari, papaupahan nila, siro, karapat dapat lang sigurong paghatian nyo yung upa dahil sila naman na may-ari ng lupa, kayo naman na may-ari ng bahay. Sige, ano? Actually po, ano, hindi naman po kami para mahumabol dun sa lupa kasi alam naman po namin hindi sa amin. Ang sa amin lang po kahit ibalik po yung nagastos kasi po kilala naman po sila sa buong Amadeo na sa LTO sila, may mga sasakyan sila. Oh, iha. Kaya nga yung sinasabi ko, no? May karapatan kayong hingin mula sa kanila yung ipa-reimburse yung nagastos nyo sa pagpapatayo ng bahay dahil kayo ay builder in good faith. Ang mother mo ay builder in good faith. Pero kung pangahawakan din naman natin yung salita ng nanay niya, di ba? Sige, magpatayo kayo ng bahay dyan dahil yan ay gusto kong ibigay sa aking apo. Lahat po ng pamilya ko kaharap nung sinabi niya yon. Oh, pero ano ba? Nakakausap ba natin si Brian? Si Brian po may exam ngayon, ma'am. Kinokontak ng staff namin pero nasa exam daw ngayon si Brian for neuro exam. Ma'am Lani? Oh, yes po. Magandang hapon. Ma'am Lani, oh, yung, ma'am, nadinig mo yung sinabi ko na hindi naman basta-basta mo sila pwedeng i-echipera o ibaliwala sa bahay na yan dahil sila ay may karapatan din bilang builder in good faith. Kasi po, yan ay pinahintulutan yung maipatayo sa bahay nyo nang alam ninyo. Di ba? Kaya hindi po pwedeng palalayasin mo na lang sila at totally wala na silang karapatan sa bahay. Yun po. Mawalang galang na lang po. Ano po, itutuloy ko na rin lang po yung kwento. Ano ho? Sige ma'am, ma'am, po tayong masyadong lilihis sa issue. Ang issue lang natin dito ay may karapatan ba sila sa bahay na itinayo nila? Okay, ako sinasabi ko may karapatan sila dyan sa bahay na tinayo nila. Mm-hmm. Ito na po, attorney, mga ma'am, sir, ano ho? So, ando na po, late part na po, napulikat din ho namin na yung ipinagpagawa nga ho nila ng bahay from the start is utang ho sa hardware at nakapangalan pa ho sa asawa ko. So, late part na po yan. Nula ho kaming alam. Although, nung daang panahon na ginagawa ho yung bahay na yan, at since at nung nakatayo na nakatira Ma'am Lani, na rin ho sila dyan, Ma'am Lani, sinasabi ho nila na bayad na. Ma'am Lani, tanong. Opo. Kayo ba ay siningil ng hardware dahil sa pagkakautang? Opo. Siningil kayo? Opo. Siningil ha? Pero wala po siyang binayad kahit sino. Ininform nila kami. Oh, ma'am, pero wala naman kayong binayad, ma'am. Wala pong binayad. Ma'am, ang point is, kahit na lumalabas, kahit na may chismis na may utang kayo, doon sa naman sila hardware, nagbabayad. Wala namang siningil sa inyo, wala namang kayo ibinayad maski sino. Ko. At naitayo naman
yung bahay na wala kayong binabayaran maski 5. Na kahit kanino, ang lumalabas ay ang gumastos sa lahat ng bahay ay si Miss Romaline Lokban. Ganito na po, apo po, sige po, o sabihin na nga po na attorney na wala ho kami binayaran. Ano ho, wala pa kami binabayaran. But then maganda ang usapan ho namin ng may kanya ng hardware na wala pong masama kung talagang wala na hong mananayari. Nagot din ho sa utang na yan but dahil na rin lang ho sa hiya ma'am, okay, huwag na po natin pag-usapan yan. Utang. Ma'am, huwag na natin pag-usapan yung utang dahil lumalabas, wala naman. Wala ka kasi, naman binigay kahit 5. Kasi unang-una, naitayo yung bahay. Natapos lahat, ano? Lani, ano pong masasabi nyo dito? Actually po, attorney, yun nga po sa barangay, nasettled na po namin yan. Ano po naging settled nyo sa barangay? Inadmit na po ng, sa barangay po, inadmit na po ng bawat party namin lahat na yun nga daw po, sa akin nakapangalan ng lupa. Then, sa kagandahang usap na nga lang ho, ay nagkasundo ho kami na pauupahan ho namin ang bahay na kinakanya nila na nakatayo sa aking property. Tapos po, yung upa ho, lahat ho ng kikitain ng bahay ay hahatiin ni Brian at ni Shane Erica. So nakapirma naman ho lahat. Actually, kahulihan pa nga ho akong pumirma. Saglit lang po, Ma'am Lani. Nasa linya po natin si Chairman Joel Panganiban ng Barangay Dagatan, Amadeo, Cavite. Magandang hapon po, Kap Panganiban. Sige po, Ma'am. Right po, Ma'am. Chairman. Sige, sige. Hindi po, Kap, kakausapin po kayo ni Attorney William Moore kasi nandito po sa studio po namin si Shane Lokban and Romaline Lokban. Apo. Hello, Kap? Sir, Kap, sabi nila ni, meron na raw na pagkasunduan dyan sa barangay mo tungkol dito sa lupain o dito sa bahay na pinag-uusapan? Nagharap po nga po yan na kasama po yung DSWD. Okay. Na parang napagkasundoan nga po nila, nagtirmahan sila, gawa nung kasama ko yung aking konsihal, na nagtirmahan sila na yun nga po, ang sasabi ni Ma'am Lani, na napayag na yung lupa at bahay na yan ay pauupahan ngayon hati. Okay. Po, so meron ba talaga na Kap, tanungin ko lang itong nandito sa amin ha, si La Ma'am Romaline at saka Shane. O Shane, ano ba nangyari doon sa kasunduan? Actually po, ang nag-decide po nun yung kapatid niya po, si Gina po, yung nasa Singapore po. Nung pag-uwi po na yun, humarap po. Tapos siya po yung nag-decide na paghatiin po. Wala po kami magawa. Teka, okay, Shane. Hindi ka ba payag doon na paghahatiin? Ano gusto niyo? Kasi gusto po namin, kami po yung nangungupahan niyo yun. Kami, okay. Hindi na po kami nahingin ng sustento sa bata. Okay. Kahit mapabalik na lang po yung sa pera ng nanay ko para makapagsimula po kami. Bayaran na lang po, sir. Hindi na po okay, dahil, ma'am, kasi ayun. Ganito naman, intindihin nyo rin po. Pag kayo ay hindi i-reimburse, ang karapatan ninyo ay ipademolish ang bahay. Willing okay. Ba kayo i-demolish lang yung bahay? Kung wala na pong choice, pero wala po talaga kami mapagkukunan ngayon. Oo nga, ma'am. Kasi, Ma'am Lani,
Ayun po sir, agree po ako doon. Kayo ba, hindi kayo payag na i-reimburse nyo na lang sila kahit maghulugan siguro? Ang desisyon ko na lang ho sir is yun na lang, para matapos na lang ang usapan. As ano? Bilang sinasabi nyo na, at sinasabi ho rin, alam ko naman ho na ang batas ay medyo papandig ho sa akin ano, bilang lot owner. Ano ho, yun na lang na ho, nabanggit nyo na rin lang. Papayag na ho ako, i-demolish na lang ho nila ang bahay. Para lang ho matapos okay, na. Okay, paano yung magamit na sa loob? Nakuha wala naman hong gamit yun, sir. Nakuha nyo na? Nila lahat yun. Wala ho. As in, wala hong gamit. Kahit isa. Isang pako. Wala hong, yun. Meron hong mga pako na laglag doon. Yung mga unang iwan. Hindi ho yun magbibigay. At talagang gusto po niya talaga lumubog lang po kami. Hindi ho kami magbibigay din, attorney, ng ano para sa bata. Para makita ang bata. Kung tinitingnan niya po yung apo ko sana. Intindihin. Sige. Kung tinitingnan na lang po sana yung apo ko. Ipatupad na lang yung napagkasundan yung hati sa upa? Kasi po, ano kami po, wala po kaming mauwian. Yung anak ko po kasama ko, apo niya po yun. Kung tutusin niya po, dapat kung yung siya, apo niya. Kung siya ay may awas, hindi niya gagawin sa apo ko ang ganito. Okay, ganito na lang ha. Shari, mag-file na lang tayo ng kaso sa Small Claims Court. Ina no? Po. Okay. Magsampa tayo ng kaso sa Small Claims Court. Pasasamahan namin kayo sa aming reporter, opo. No? Kasi doon hindi nyo kailangan ng abogado noon. Ang maganda sa Small Claims Court ay didesisyonan kaagad ng husgado 'yan. Opo. At kung ano man 'yung maging desisyon doon, ay patutupad kaagad. Wala nang api-apila 'yon, writ of execution kaagad, ha. Oh, Ma'am Lani, ganito. Lani. Opo. O isasamahan na lang namin sila mag-file ng kaso sa Small Claims Court para kung ano man yung kanilang ipinaglalabang claims tungkol sa bahay na yan ay mapatupad sangayon sa batas. Ano po? Wala akong problema. Opo, sir. Naintindihan ko yan, sir. Sige. Okay po. Sige po, ma'am, kausapin din po kayo ni Atene after po ng show, okay? Sige po, maraming salamat. And gayon din po, maraming salamat po, Ma'am Lani Villanueva. And gayon din po kay Chairman Joel Panganiba ng Barangay Dagatan, Amadeo Cavite. Maraming salamat po. And news break muna po tayo, Atene at mga kapatid, magbabalik po ang Wanted sa radyo at ang oras natin 3:02 ng hapon. At ang oras po, mga kapatid, ay hatid po sa atin ng Orafan. Kung bibili po kayo ng home appliances, Orafan po dapat ang nasa una nating listahan. And also barley. Feel amazing with Amazing Pure Organic Barley. At bumili na po ng Amazing Pure Organic Barley sa lahat po ng lehitimong I Am Distributors. And ang bahaging ito ay hatid din po sa atin ng Santone Plus Herbal Capsule Gold. At yun naman po ay mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. And Federal Tires, tumawag po kayo sa 877-200-00 para mahanap po ang pinakamalapit na federal na tindahan. Magbabalik po ang Wanted sa Radyo. Oras natin 3:03 ng hapon. Totoo sa paghahatid ng balita, impormasyon, serbisyo. Totoo sa'yo, 92.3 Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng 80 Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon ng kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Sasagutin na ang inyong mga tanong ukol sa serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno, trabaho, negosyo at kalusugan. Itutulay ni Cheryl Cossing ang tulong na kailangan mo. Sagot kita! Sagot kita! Sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo.
Simulcast sa Radyo 5 FB page. Ipagsigawan na ang nararamdaman. Huwag nang mahiya. Why shy? Are you looking ba talaga for a jowa o kaibigan? Actually, siguro naghahanap na ako ng ano, ng makikita ko na hinihintay ko sa altar. Samahan ang inyong chika tita, Laila Chikadora. Shout out! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Sabay-sabay tayong mag-shout out! Mag-shout out kayo ha! Pwede kayong tumawag sa amin. Iniimbitahan po namin kayo. Yes, you're invited to the highest level. Para sa mga mensaheng kailangang ipagsigawan, mag-shout out na sa 92.3 True FM. Maging handa para sa El Nino. Laging mag-check at ayusin ang mga taga sa daluyan ng tubig o ipagbigay alamagad sa mga otoridad sa inyong lugar. Malasakit is key. Maging handa sa panahon ng tagtuyot. Ang El Nino Advisory ay mula sa PAGASA at Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Bawat tao may pagsubo. Dahil pag hindi lasing yung lalaki, aba, napakabait. Ay, totoo naman, mayroong ganyan. Oo, parang maamong butike yung lalaki. Bawat problema, may solusyon. Kailangan mabuhay tayo sa ating kakayanan. Hindi natin po pwedeng yakapin ang isang malaking puno nang hindi natin mapag-aabot ang ating dalawang kamay. Bawat mali, may leksyon. Ang nagmamahal sa kanyang mga magulang nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Dr. Love. Dr. Love. Sa hirap ng buhay natin, mga kapatid, nauunawaan natin na may mga tao talagang nasisira sa kinang ng salapi. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Mukhang may problema itong si Monica. Parang naghahanap siya ng atensyon, naghahanap siya ng pagmamahal na hindi niya nakukuha sa nanay niya. Hindi niya mahanap sa kay Aling Alejandra. Oo, dahil, sa iba niya po hinanap. Oo. Pakinggan ang nag-iisang pananaw ni Brother June Banaag. Wala kang galang sa magulang mo, kahit ang sama ng magulang mo. Siyam na buwan kanyang inalagaan sa tiyan niya, hindi kanya pinatay, kambing ka. For your nightly prescription of wisdom, faith, hope. Ang role ng babae sa buhay natin is to inspire us. Dr. Love. Dr. Love. Sa Radyo 5, True FM. Tutukan gabi-gabi ang malalimang pagsisiyasat ng mga napapanahong balita. Hihimayin ang iba't ibang anggulo para sa mas malawak na diskusyon at impormasyon. Samahan sina Edling Gao at Mian Los Baños mula sa Frontline Tonight, Lunes hanggang Biyernes, 10:35 p.m. sa TV5. 25,000 watts ng totoong tunog ng FM radio. Totoong pinalakas, totoong pinagtibay ng mga batikang mamamahaya sa paghahatid ng news, public service, entertainment, music, information, at inspiration para sa bawat kapatid, bawat Pilipino. Ito ang 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted, wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. 3:08 ng hapon at nagbabalik pong Wanted sa radyo, ang gagampi ng mga inaapi. And nais ko lang pong batiin si Ate Aiza Frago. Happy, happy birthday ang ate ni Glyza. And belated happy birthday din po kay Alex Enario, Jerry Smoa ng NMAX Elite QC Chapter. Ayan, drive safe po sa inyo. Okay. Atini, ito naman po si Mr. Roland Ilig. At nireklamo po yung kanyang misis dahil sa pagpapabaya nito sa kanilang mga anak. Si Mr. po ay galing pa po ng Aklan, si Mr. Roland, at nais niya sana naging emotional na si Sir Roland na makausap sana ang kanyang misis na nagtatrabaho daw po sa Maynila. Magandang hapon po, Sir Roland. Magandang hapon po. Kailan niyo po huling nakausap si Ma'am Honey, sir? Sabado po ng gabi. Mm-hmm. Ano po ang naging pag-uusap niya, sir? Nung sabado po ng gabi, nung Biyernes po ng hapon, mga bandang 10 o'clock, dumating po ako ng airport. Umasa naman po ako na susunduin niya ako kasi sabi niya, yun niya, magkikita kami. Yun pala, sabi niya may trabaho siya. Di sabi ko, okay.
nagpalipas po ako ng umaga sa airport. Tapos po, sabi niya doon na lang tayo magkita kila tita bukas sa Pasig. Sabi niya doon sa akin, sige, sabi ko doon tayo magkita. Nung nagkita na po kami ng umaga, siguro po mga alauna na ng hapon po yan eh. Pinag-usap po kami ng tita niya, pinagkasundo kami. Nagkasundo naman po kami. Okay, sir. Wala na po sanang mangyayari. Pero bago pa man nun, sir, bakit po ba kayo nagkaroon ng pag-aaway? Nagkaroon po kami ng pag-aaway sa cellphone po. Sabi niya sa akin po kasi, sabi ay ganito po, kasi doon siya galing sa tita niya eh, nag-board siya ng bahay. Sabi ko, bakit di mo sa akin, sinabi na nag-board siya ng bahay? Sabi ko ganun sa kanya. Ang sabi niya po sa akin, baka raw magalit ako. Ano bang, bakit ba ako magagalit? Yung nagsabi ka lang sa akin ng totoo. Hindi naman nagsabi. Tapos ang pinagtataka ko po sa kanya, laging nakapatay yung ilaw pag nag-uusap kami. Sabi ko, buksan mo yung ilaw. Mm-hmm. Ganon. Mm-hmm. Hindi, binuksan niya pa yung ilaw. Parang lagi siya nagmamatyag na yung mata niya, imbis sa akin nakatingin doon, nakatingin. Okay, so in short, sir, kayo po ay nagdududa na may kasama siya? Nagdududa po talaga ako kasi may record pa po ako rito eh. Okay. Noon ako po'y tumawag eh. Okay, so doon naman sa pagpapabaya sa mga inyong anak na una mong nireklamo sa amin, ano yung pagpapabaya na ginagawa niya? Maliban sa nagtatrabaho nga po siya dito sa Maynila. Hindi po siya nagpapadala. Ako pa po yung nagpapadala sa kanya rawara ng pera. Ah, baliktad ito yun. Kumbaga, ako po yung nagpapadala ng pera. Ibis siya po ang magpadala kasi ganito po ang nangyari. Sabi niya. Ilan po ba anak niyo, sir? Dalawa po. May sakit pa yung dalawang anak ko. Yung anak ko po na isa. Kailangan nasa iyo pareho yung bata? Yung dalawa? Nasa iyo pareho? Opo. Yung problema ko po kasi, yung anak ko, gusto kong magpagtuunan niya ng pansin. Kasi may sakit po sa dugo. Tapos yung babae ko naman, kailangan ko pong ipacheck yung heart noon kasi laging inubo eh. Okay. Yun ang payo sa akin ng doktor. Mm-hmm. Ngayon po, sabi ko sa kanya, dito ko na lang magtrabaho sa aklan. Ipapasok kita sa pinapasukan ko kasi po ako driver ako eh. Opo. Sabi niya, hindi na ako uwi dyan. Pagpilitin mo ako, maghanap ka lang ng iba. Kasi maghanap na lang din ako rito. Tapos ganun. Tapos sabi niya sa akin, mahalin mo yung anak natin. Sana makahanap ka ng magmamahal sa'yo. Kasal ba kayo? Opo, 10 years po. Doon po talaga ako nagduda sa kanya eh. Tapos ito pa po. Nung gabi na yon, imbis na doon kami matulog sa tita niya, ang dahilan niya, hindi raw po siya makatulog kasi may ingay daw po yung aircon. Okay. Sabing ganun. So in short, sir, instead na magkasama sana kayo opo, sa bahay ng so, tita, sabi ko sa kanya, siya. Sabi ko sa kanya, ganun ba? Sabi ko, ihatid na lang kita sa boarding house mo kasi gusto ko talaga makita po yung boarding house niya eh. Okay. Sa Rosario Pasig, nagsinungaling nga po siya kapon. Sabi niya, sa Santulan siya nakatira, pero sa Rosario Pasig po talaga eh. Mm-hmm. Eh, sabi niya sa akin, hindi po hindi. Pag nagpipilit siya, hindi na ako magpapakita sa'yo. Eh ako naman po, ito, lalaki po ako. Alam ko po yung kan talaga eh. Plastada eh. Pero sa madaling salita, pinagdududahan mo. Nagdududa po talaga ako. Pero wala kang makitang ebidensya ha? Wala po. Tapos kinabukasan po, ng umaga, tawag ako sa kanya ng tawag. Ang problema po, nakalimang miss call na ako, pang-anim na miss call ko. May sumagot. Okay. Pero hindi nagsasalita, lalaki. Akala siguro, hindi ko alam kung sinadya ng lalaki na sagutin ba, tapos hindi magsalita o sinadya talaga ng lalaki na ipaparinig niya sa akin. Ang tawagan po nila, be. Mm-hmm. Be, alis na ako. 6 to 8 yung pasok ko. Ganon. 6 to 8 kasi yung pasok ko eh. Sabing ganon eh. Pero hindi ko alam kung nasan sila noon. Hindi ko po alam kasi di sinasabi sa akin yung address eh. Kasi ang usapan sana namin, Sabado ng gabi noon, Linggo ng gabi, magsisimba kami. Kasi nga nagkaayos na kami. Gusto ko pa rin pong matuwid sana yung pamilya namin kaso siya talaga ang gumagawa ng paraan. Kailan kayo nagkausap? Sabado po ng Sabado. Gabi. Anong pag-uusap nyo? Kamusta yung pag-uusap nyo? Ang pag-uusap po namin, okay. Maayos. Sabi sa akin, mangupahan tayo ng bahay dito. Kukunin natin yung anak na natin sa Aklan. Dito na lang tayo magtrabaho. Tapos yung bahay natin dun sa Aklan, ipapagawa natin, pag nakaipon tayo, papaupa natin. Sabi ko, okay, mahal siguro yung mga anak ko nito eh. Yun po yung mapasok sa isip ko eh. Eh nung kinabukasan, may narinig po ako eh. Na yun nga, sa record. Sabi ko, pero mahina naman pong ebidensya yun eh. Pero, siya talaga yung boses na yun. Okay. Sige, ganito na lang sir. Ano ba ang gusto mong mangyari? Ang gusto ko pong mangyari, kung magkasundo kami, kakasuhan ko po siya. Hindi po ako magdadalong isip magkakaso siya pag kasi may trabaho po ako, kaya ko po silang sustintuhan eh.
So ano po ang gusto niya ikasa sa kanya, sir? Yung pagpapabayaan niya po sa anak. Tapos yung gusto ko po, para madagdagan po yung ebidensya ko. Kasi ang alam ko, ngayon, dyan po sa Rosario, pag yan po ay nag-imbestiga doon, sureball po ako mayroon talaga. Okay. Mas maganda na malaman muna natin mismo sa kanya. Opo. Okay, bago tayo siguro gumawa ng any action, nasa studio po natin mismo, si Ma'am Honey May Ilig, yung misis mo, sir. Ikaw ba? Na contact po natin, Atini, yung misis niya na si Ma'am Honey. Ma'am Honey, magandang hapon po. Upo po tayo. Maganda Honey, pala pa. Si Ma'am Honey. Okay. Magandang binisan hapon po. Binisan ko po kasi yan. Ako nagpapaaral dyan eh. Ako po yung nakapagpatapos sa kanya eh. Pero nalamig pa ako, ma'am. Sorry. Oh, sige, total. Nasabi mo naman na yung panig mo, Roland. Pakinggan naman natin yung panig ni Honey. Honey, may idea ka naman kung ba't nandito si Roland, ano? Opo. O oh, sige, anong masasabi mo? May sinasabi kasi siya mga aligasyon, pagpapabaya ng anak, at yung sinasabi may lalaki ka daw. So ano pong masasabi niya dun, ma'am? Ma'am, nakita niya po ba yung lalaki? Yun po yung tanong ko sa kanya. Kung may nakita po siyang lalaki. Sagutin mo, meron, wala? Wala po, sir. Wala. Hindi ko nakita yung lalaki. Pero ang sabi ko sa'yo, isama mo ko sa bilingas mo, anong ginawa mo sa akin? May detret ka sa akin. Ba't ako sa walang detret? Sana yung ebidensya mo. May detret ka. Detret ba yung detret ba yung sinabi ko sa iyo na detret ba yung sinasabi ko sa iyo na ano? Total ka ako, sinira mo yung buhay natin. Hindi yun, may sisirain mo. O ngayon, anong sabi ko sa iyo? Pinagpipilitan mo sa akin 'yan. Magpunta tayo sa barangay, magpasama tayo ng pulis, magpasama tayo ng barangay. Anong sabi mo sa akin? Hindi na kailangan. Ayaw ko. Parang ibig sabihin, hindi ka willing. Ngayon, willing ka, puntahan natin bodingas mo. Oo, willing. Oo, oh, puntahan natin. Mag-investiga okay, tayo doon. Oo. Payag ka. Oo. Oh, sige. Puntahan. Okay, Sherry, okay. At saka ito ha, papakinggan mo yung record na to. Huwag kang magsinungaling, boses mo to. Ay, hindi lahat ng ganyan pare-pare. Oo, oh, yun naman. Hindi na ako doon ang tao. Yun naman talaga. Tapos itong sabi mo sa akin, itong sabi mo sa akin, bawal ang lalaki pumunta ron. Ngayon pumayag ako. Kasi bid spacer. Mayroon bang bid spacer na walang katre? Sige, sagutin mo. Na walang ano, sir? Mayroon po bang bid spacer na bahay na walang katre? Kama. Katre, kama. Oh. Sige. Tapos? Bid spacer ba yun? Takot nga akong mapuntahin ka doon kasi may detrit nga. May detrit ako yung spoon niya, ma'am. Pwede ba ako magtanong para mailinaw natin sa mga netizens natin? So, hindi na kayo nagsasama, ganun ba, sa isang bahay? Noong December lang po ako pumunta dito, sir, sa Aklan. So, pumunta ka rito, sa taga-Aklan kayo, doon kayo nagsasama. December, pumunta ka ng Manila. Opo. Anong dahilan? Magkatrabaho po, sir. Magkatrabaho, hindi para hiwalayan si Roland. Bali, parang lumayo po ako, sir, natatakot po kasi ako sa kanya. Isa rin lang pong reason yun, ma'am. So, kasi may detret nga. Sorry, ikaw magtanong. Para malinaw kay Atene. Ang sabi niya po, ma'am, papatayin ko kayong lahat, pati mga anak, pati ikaw. Tapos pagkatapos daw po, ma'am, na patayin kami, siya daw po yung magpapakamatay. Gusto mo, kailan niya? Bago ka umalis papunta ng Manila? Mga November yata po or December, hindi ko November. Pero mayroon siyang threat sa yung ganun, pero ikaw lumuwas ng Manila, na iniwan mo naman yung mga anak mo sa kanya, sabi mo may threat siya sa mga anak niya. Tsaka sa iyo. Sir, umiwas lang po ako sa kanya kasi gusto ko po talaga rin magtrabaho, tapos umiwas po sa kanya. Okay. Ikaw ba, ito, diretso ikita ang tanong, Honey, mahal mo pa ba itong si Roland? O hindi? Kunti po, sir. Ha? Kunti po, nawawala po yung amor ko. Kasi kunti, meron pa ba? Wala na? Meron pa po. Kasi buwang mahal mo po. Pa? O anong angal mo sa kanya? Bakit ka umaangal sa kanya? Kasi nga may yung bunga nga niya po lagi. Yung detail Roland, nga yung po. Yung daw bunga nga mo, yung daw problema. Hindi po ka nagpubunga sa kanya. Meron po yung last night, may chat po yan na ano, sisirain ko yung, total sira na daw, sirain daw. Kasi anong sabi mo sa akin, mahalin mo yung sarili mo, mag-asawa ka na dyan, sana makahanap ka ng mapapangasawa mo. Huh? Ha? Mahalin mo yung mga anak natin. Sana bandang huli, ipakita mo yung mga anak natin. Bakit doon mo si totoo bang sinabi mo kay Roland yun? Na mahalin mo yung sarili mo, ganon. Mahalin mo yung anak natin. Mahalin mo anak natin. Parang nagpapaalam ka. Totoo po, kasi parang may chat mo na siya. May totoo chat ka pa. May chat ka sa kapatid ko. Na ano? Yun. Sana makahanap ako ng lalaki na anang babae na gumamahal ko sa'yo. No, wag yung ganon. Kasal tayo, hindi ka na... Dapat no, napag-uusapan ng personal yan. Ako ano kaya sa'yo magpakasama ka pa ng mukha ko. Kaya nga pinag-aaral kita kasi alam kong mahal mo ako eh. Oh. Nung nasa Israel ka, hindi ako nagdududa sa'yo. Ginastusan ano kita ba? Para makapunta. Ilan taon? Para makapunta ka ng Israel, ginastusan kita kasi alam ko para sa pamilya. Oo, nandun lang tayo, nagpapadala ka ng pera. Lahat na yon binabayad yun sa magagastusin natin sa bahay para lang maging maayos. Ano, sinisend ko yung resibo. Oh, wala kang masabi sa akin. Abunado pa ako. Roland, teka lang, okay. Sa akin, malaking significance
yung pagpunta dito ni Hani, no? Opo. Kasi kakaiba rin sitwasyon. Kasi yung iba, pag pinagbibintangan ng lalaking, wala na yung babae, talagang hindi mo na matatawagan, wala na talaga communication. Opo, ganun po. Pero si Hani dumating pa dito. Opo. Okay? Opo. So wag mo munang awayin. Hindi, hindi. Pag-usapan muna natin, looking forward, okay? Looking opo, forward. Opo. Kasi nandito na si Hani. Oh, sige po. Sige. Ikaw naman, nagpunta ka rito para makausap mo eh. Opo. Pagdating dito, inaaway mo naman eh. Opo. Hindi kita maintindihan eh. Di ba? O nandito na si Hani. Nagawa na namin ang paraan na magkausap at magkaharap kayo. Huwag mo nang awayin. O anong gusto mo? Sabihin mo. Eh, ang gusto ko po sana, ako magtatrabaho na lang. Yung manak namin, uwiin niya ron sa Aklan. Eh, yung relasyon niyo, anong gusto mo sa relasyon yung dalawa? Nasa kanya po. Ano pa yung gusto niya yung siya magde-decide? Sigurado ka dyan? Kasi po, mahal ko pa naman po siya eh. Mahal ko pa naman po siya eh. Pero ang gusto ko lang talaga sa kanya, yung kung ano yung gusto ko, yun talaga yung susundin niya. Kaya nga tinatanong kita, anong gusto mo? Kaya lang sinabi mo na kung anong gusto niya. Opo. O anong gusto mo? Eh, totoo. Gusto ko po, mahal ko pa po siya. Anong sabi, anong mahal mo siya, anong gusto mangyari? Alang-alang sa relasyon ninyo. Namin, gusto ko pa po magsama talaga kami. Yan, wag na yung sasabihin po kung siyang bahali, kung siya mama siya mag-decide. Oh. Honey, makiusap ka, ayusin mo, Roland. O sige, anong gusto mo? Pero sabihin sa mo. Ngayon po, ang gusto ko pong mayari, papuwiin kasi ng Aklan. Ako po ang magtatrabaho. Okay. Magpapahinga lang po muna akong siguro mga 2 linggo, 1 linggo para makapag-isip talaga ng maganda kasi na-stress po talaga ako. Kung tutusin po talaga, nagda-drive ako. Bumiyahe po ako ng Iloilo to Aklan. Sa Ruhas pa lang po, muntikan po ako maka... Kaya tanungin ko, sinasabi mo gusto mo na may gusto ka. Opo, gusto kaya ko lang po. Sinasabi mo, bigyan ka ng 2 linggo makapag-isip. Ano ba talaga? Hindi po, hindi po mag-isip. Mag-i-relax po namin yung muna yung sarili talaga namin. I-relax mo? I-relax yung magkasama kayo? Ano? Gusto mo ng space? Hindi po. Gusto kong i-relax yung kwa namin ng... Sabi mo na, diretsyan tayo. Gusto nyo ba magsama pa kayong 2? Opo, gusto ko pa po. Ikaw? O yun, wala na muna yung makundi-kondisyon ha? Opo, opo. So gusto mong magkasama kayo uli bilang mag-asawa? Opo. O sige. Honey, ikaw naman ang, ano, ikaw naman ang tatanungin ko. Ano bang gusto mo? Alang-alang siguro sa mga anak ninyo, anong gusto mo? Gusto ko po yung bata na lang po yung pumunta ng Manila po, hindi na po uuwi ng Aklan. Bakit ayaw mo na umuwi ng Aklan? Magbo-board na lang po kami dito kasi pinag-chismis na po ako dun eh. Anong pinag-chismis siya dun? Yung pinagsasabi niya na po, kung ano-ano pong pinagsasabi niya dun. May lalaki? Pati po yung anak ko po, sinasabi sa akin may lalaki na po ako. Oh, na kasi ito, nung tumawag ka, maghanap ka ng babae na rinig ng anak mo, eh, nagbibigay. Yung bungad sa akin, ma, may lalaki ka daw, yung anak kong 2 po. So in short, ikaw tatanin, ayaw mo na magkabalikan kayong 2? Hindi naman po titigil yan, sir. Gagawan ako ng issue niyan eh. Ano yung gusto mo ba yung masasama sa yung babae na wala ng amor-amor? Bahala ka. Nililigawan ko. Mahal ko po talaga yan. Oh, sorry. Paano kasi po, ma'am, hindi na makapaghintay. Makikipag-settle pa ako sa barangay talaga. Meron pong alam ng barangay. Pumunta pa ako ngayon. Ate, wala sa doon, ma'am. Ito na lang. Isang tanong, isang sagot, ate, ha? Para klaro din. Meron ka ba talagang lalaki? Or wala may boyfriend po, wala ka? Wala po, ma'am. 100% po, wala po akong lalaki, ma'am. May nakakausap ka? Sa trabaho po, ma'am, may mga nagpapapansin po, pero hindi po ako ng lalaki, ma'am. Sino yung mga nagpapapansin sa'yo? Yung mga, alam mo, yung mga lalaki, di ba, bola-bola, ganun po. Pero wala po, ma'am. Pero nakikipag-date ka, no? Malabas ka po. Hindi po. Okay. Pero anong gusto mo para sa mga bata? Ma'am, wala naman ba akong planong abandonahin yung bata? Sinungaling po yung sinasabi niya, ma'am, na iniwan ko yung bata. Kasi ma'am, ikaw, siya pa daw ang nagpapadala sa'yo dito sa Manila. Opo, ma'am, kasi wala po akong trabaho. Kaka-start ko lang po nung February. Wala pa ba akong sweldo kahit po puntahan yung trabaho ko doon. Ah, so February ka lang nag-start? Opo, alam kailan po. Kailan ka ba lumuwas ng Manila? December 7 po. May ticket pa po ako niya ng copy. Tapos nag-stay ka sa auntie mo? Po, hanggang January. Hanggang saka actually February yun? Ako, February 11 po ako. Nag-stay kasi siya, atini, sa auntie niya. And then, doon siya nagduda nung nagpumasok ka sa ano, ang tawag doon? Call center po. Pero then, sa Rosario na? Pasig po. Kaya gusto ko pong malaman. Kasi sino man po yung hindi magdududa. Hindi mo ipa, bakit? Anong tingin mo sa akin? Hindi mo kasawa. Bakit hindi mo sa akin ipaalam yung buding house mo? Kasi may detreat nga po siya. Ayoko makipagkita na 2 lang kami sa loob wala ng bahay po. Wala kang detreat sa'yo ha. Ngayon, kung pinipilit yan, mo yung, kasinungalingan mo, magsabi ka ng tama. Walang reason yung babae na umalis ngayon, kung maganda yung nakano sa'yo. Magpadala tayo ng pulis. Nakakaranas ka ba ng pananakit sa ma'am, kanya? Ma'am, nananakit po yun dati. May blatter po siya sa police station 2 beses po, ma'am. Tawagan natin ngayon? Sige, sa police station po lang. Pwede ma'am, tawagan natin police station. Anong ginawa sa'yo?
nananakit po yan, ma'am. Alam, at kahit tanungin po ang mga bata, ma'am, sa harapan nating lahat po dito. Sige. Alam po ng bata, sinasaktan ako niyan, ma'am, hindi, sa harap-harapan po ng mga bata. Mapagtapos, bakit mo kita pinag-aral kung papatayin na lang man lang din kita? Ay, ba't lumalabas sa bunganga mo yung ganun? Sasaktan kita. Hindi ka sana magkaganyan kung sinasaktan kita. Wow. Eh, may blatter nga doon na hindi ako sinungaling katulad ito mo. Ito yung bininsa mo, binato mo ng panto. Ayan, hindi sinasadya pero mas marami hindi, sa'yo. Hindi, yan, yan. Pero ito, yan, ito sinaktan lang kita nito. Wala, hindi ako, hindi talaga ako sinang ano. Ngayon ang so, magandang... Maski sabihin namin, sige, ikuhan muna namin kayo ng inyong mapag-i-stayan ng ilang araw na hotel at makapagsama kayo. Talagang wala na, honey. Gusto mo pala makipagsama at pumunta ka pa dito. Eh, siyempre. Pwede naman sa barangay. Siyempre, hindi ka naman nakipagkita. Pahihaya ka ng mukha mo dito sa TV. Hindi ka nakipagkita. Nakakaya tayo dito, uy. O tama, hindi ka nga nakikipagkita. Hindi ka nakipagkita eh. Tapos, ma'am, ay, may barangay naman, makikipagsetin. Hindi siya sumikwot sa sinungaling yan, bakit sir. Ang gusto mo? Bakit ang gusto mo? Tumahimik ka muna, wait lang. Paano mo muna ako. Sabi niya sa barangay po, uwi siya ng Aklan. Kahit barangay nga po, pinagsinungalingan niya. Sabi niya, ma'am, hindi na ba ako pumunta kasi para pumunta ka talaga Aklan dito kasi ang sabi sa akin dito, huwag na akong pumunta sa'yo. Yun talagang tama. Imis na lambingin, suyuin mo yung babae, lalo mong pinapahiya. Yun siguro may hinihintay lang na ba siguro si Haning kailangan mong gawin para sa ganun siguro eh. Po. Mapaniwala mo siyang mahal mo pa rin siya. Mahal mo pala kasi ganito yung nangyari. Ano ba basically ang inaangal mo tungkol kay Roland? Parang masipag naman siya. Yung, parang good provider okay naman siya. Dahil sabi mo, bago ka magtrabaho. Niya, sir, maglabas po talaga. Papatayin. So yun lang, sa suporta sa pag-aalalay sa inyo. Wala pong problema doon. Sa financial, wala problema. Yung sa bunganga niya lang po yung laging lumalabas. Araw-araw bang ganyan? Dalawang beses po kasi yun. Kasi parang baliktad, di ba? Usually yung babae ang bungangera. Bungangera po ako pero hindi ko pa sinabing papatayin ko siya. Ganun. So yung mga threats pala. Lan, ano ba yun? May mga threats o pananakot ka raw? Tapos may screenshot ako dito, sir. Hindi po ako nagtakot sa kanya. Okay. Meron po. Kasi ikaw nang sabi. Ang lagi kasi lumalabas sa bunganga po niya talaga. Pag salitain mo naman ako. Ang gusto mo kasi talaga lagi mangyari. Pag ano yung ang ayaw ko. Eh... ginagawa mo pa rin. Anong ayaw mo na anong na ginagawa ko? Halimbawa, pag sabi ko, ay, huwag kang umalis, ganyan-ganyan, nagpupudag-pudag ka. Natural na lang yun eh, yung babae. Oh. Tapos, mamimilit kang umalis. Kahit di ka papayag umalis. Kasi kayo mga nga kung tutusin nung pumunta ka ng Maynila, sabi ko, maghintay ka lang kasi December na gusto ka lang mga anak mo makasama. Anong ginawa mo? Pinilit mo pa rin yung sarili mo. Marami kasi tayong utang. Alam mo yan, hindi pa tapos yung lupa na bayaran na i-stress din po ako yung tumambay. Marami tayong utang. Kasi nga, yun talagang gusto ko rin na nagpapasalamat ako sa'yo, nakatulong ka sa akin. Oh, ganun naman pala, ba't na umabot pa dito? Hindi ka nagpapakita. Hindi ka nagpapakita? Pupunta ako pero nasa divisorya ka. Hindi ka makapaghintay po. Hindi ka makapaghintay. Alam mong natutulog yung tao. Gusto mo ikaw, gusto mo ura-urada, makita mo. Gusto ko talagang mangyari ngayon. Eh, maayos pa natin yung problema na to habang... Sabi mo, ipapakulong mo ko. Ipa-plak mo yung passport, di makaka-abroad. Hindi. Tama ba yun? Nagmamahal ba yung ganyan? Hindi, hindi yung pagmamahal yung ganun. Ka-selfish yan. Kasi may mga anak naman tayo eh. At saka, tapos, yun lang talagang inhiling ko sa'yo. Gusto kong malaman yung boarding house mo. Ayaw mo talaga yung paalam sa akin. Papapuntahin kita ngayon kung gusto mo. Sasamahan pa kita eh. O yun pala eh. O yun, pasama natin sa report. Basta may kasama. O yun. Siguro mamaya, total, magpupunta kayo sa boarding house, Roland. Opo. Mag-usap na kayong dalawa, kausapin mo na. Opo. Diba? Tapos sasabihin niyan, eh, pinapaikot naman po na yung ano, yung pagtumatawag, video call po. Iniikot ko po yung camera. Oh, tulad nung pinapaikot mo, may nakita akong cellphone doon. So cellphone, may nakicharge lang naman, gamit yung charger ko po. Ulul. Bakit? Sa boarding house ka nakatira. Opo. So marami kayo ron. Ako lang po mag-isa. A boarding, parang bed spacer ka. Hindi po bed spacer na eh, parang isang maliit lang po na room. Okay. Sino yung nakicharge? Si Jessa po. Okay. May sinasabi kasi, dito si Roland kanina, na nung tinawagan kanya minsan, lalaki ang sumagot. Tama ba yung Roland? Opo, yung hindi po, sinagot po ng lalaki, pero hindi nagsasalita. Mayroon pang... Paano mo nalaman na lalaking sumagot? Sabi ko, be, nasaan ka? Ay, andito ako. Ang mga baby sa mga tambayan, tapos, mga scatter tapos, area. Tapos, ikaw makinig ka muna. Tapos, nung sinagot mo ng gayon, tapos, tangina mo. Bakit mo sinagot? Dapat pinatay mo. Iboses mo talaga? Talaga? Record na sa record mo. Eh manok ngayon na pumipiyok kung naririnig namin eh. Pay, manok na pumipiyok na naririnig namin. Nang tatawa ngayon. May pa yung manok. Oh, may manok talaga doon, ma'am. May pa yung manok. Yung mga bebe, yung kahit ano, kumpul yung mga bahay doon, gano'n, kumpul yung mga kwarto. Kaya opo, isang, matitinig mo talaga pag may umiyak na ba na kabila. Tambay po doon. Ba't sinabi mo sa akin na bawalan ng lalaki doon?
pumunta. Kasi ayaw ka tapapuntahin kasi nga death threat ka nga. No. Hindi ko alam utak mo ngayon nga nagawa mo dito. Alam mo, Lan, itigil mo na rin. Sa, opo, sige po. Nagde-death threat ka. Kung yun po yung... Unang-una, siyempre, asawa mo pa rin yan. Siyempre, nanginginig ka sa tapos. Nanay pa rin yan ng magulang mo. Ay, nanay pa rin yan ng mga anak mo. Tapos sasabihin niya siya nagde-death threat. Tapos ngayon buti, umamin. Buti, hindi ka binabawsin ng misis mo. Umamin ka nga eh. O, subukan niyo munang ayusin, honey. Total, sinasabi mo, may pagmamahal ka pa kay ano eh, kay Roland. O, oh, engage natin. Sana, sabi mo, mahal mo pa. O, engage natin. From 1 to 10, ha? 10 ang highest. O, gano'n pa kamahal si Roland? From 1 to 10. 10 ang highest. Ang hirap po sukatin nung gano'n, sir. Hindi ko po masabi. Hindi mo masabi? Opo. Okay. O, ikaw, Lan, mahal mo pa ba si Honey? Opo, mahal. O, ikaw ang sumukat, from 1 to 10, ano? Eh, 10. Perfect pa rin po. Oh, perfect, so 10 pa rin. Wow, sinungalingan yung gano'n. Ba't nandito tayo ngayon kung ganyan? Eh gusto lang talaga kitang makita. Wow. Kasi hindi ka nang papakita. Sa barangay hindi pwede. Hindi kailangan pa maging artista ako ngayon. Ay. Ayaw mo na nagkabalikan kayo dahil sa pagpunta niya rito. Gusto ko talaga magkabalikan tayo. Ayan, kasi ayan. May mga anak tayo. Sabi ng mga anak tayo, pa, huwag kayong maghiwalay ni mama. Mm. Alam ko yun. Eh sabi ko naman sa'yo, papauwiin yung bata dito magbo-board eh. Hindi ka makapaghintay atat ka. Eh wala eh. Ayaw mo kasi akong isama doon sa boarding house mo eh. Papayag na nga akong... Pupunta na nga kaya ngayon, pagkagaling dito, dediretso sa boarding. Anong mangyayari, sir, pag nakita mo yung boarding house? Mm-hmm. Ano? Ay, di, ano? Pag mawala yung pagdududa ko, di, okay na. Mawawala yung pagdududa mo na? May lalaki siya. Pati nga po yung mga damit ko, ma'am, pinagdududahan niya, ang dami daw damit. Eh, sa akin lang naman pong damit. Kasi kahit sino naman po ang tatanungin bilang lalaki, pag sinabihan siya kasi na maghanap ka na dyan, actually kasi ma'am, hindi po sinabi ma'am na maghanap. Ang sabi ko, sana makatagpo ka. Oh, yun na nga. Yun na yun. Nang gawin na kasal kayo sa kanya, ma'am, hindi rin maganda yun. Kasi hindi na maganda. Tapos sinabihan mo pa ako na alagaan mo yung anak natin, sana huwag mong ipagdamot. Ay, ilang naman na ano, sabihin ko huwag mong alagaan. Malamang, sabihin ko inaalagaan mo yung anak natin. Bandang uli, sabi mo, ipapakita mo. Ipapakita mo pa rin sa akin, huwag mong ipagdamot sa akin. Kasi nga, may chat ka sa akin nung mga, hindi ko matandaan, one week siguro. Teka lang. Sabi mo, pag ayaw mo umuwi dito, hindi mo na kami makikita, ako pa yung hinamon mo. Eh ako naman, kung gano'n yung gusto mo, talagang, kaya ako nakipag-iwalay. Kasi ikaw din nagsasabi yung ganyan, yung hindi mo na kami siya, makikita. Hindi mo sinabi sa akin, nag-board siya. Hindi mo na kami makikita. Hindi ko nga sa'yo sinabi, kasi alam ko magagalit ka. Ayaw mo kasi na ako mag-board. Ano bang magagawa ko? Nandito ka. Ilang araw lang naman akong hindi umamin nun. Pero sinabi ko din mga 2 days naman. Basta kalimutan na natin lahat. Tingnan natin. Pupunta tayo sa boarding house. Tingnan natin kung anong mangyari after this. Di ba, Shari? Mahal ko po talaga siya. Kaya po nandito ako ngayon eh. Kasi may mga anak kami. Ayaw rin ng mga anak po namin na maghiwalay. Hindi talaga yung bibit ako, ma'am. Paraning yan eh. Ayan. Nalalapitan ka na ni Kuya Roland. Hindi kasi nagpakita sa akin eh, kaya nagalit ako sa iyo eh. Sabi ko sa ilang oras lang yun eh. Ilang oras ini umaga pa tayo nag-usap noon, hindi man nagpakita sa akin. Kasi natulog pa ako, hindi naman nakikita yung chat mo. Okay. Sabi mo nga, ni-record mo ng alas 6, ibig sabihin puyat ako. Alam mo, mas maganda, madam. Kuya, upo ka dito, Kuya Roland. Ate, dito ka, upo ka dito. Para hindi tayo nagahagilap. Ayan. Para hindi tayo nagahagilap ng may dito ka. Tama. Ayan. Oh, kapat kasi pinaghiwalay mo pa kanina pa pala. Ay, baka kasi hindi pa sila okay eh. Napakaganda pala ng misis mo. Pero kuya, bawas-bawasan mo din yung pagiging seloso. Ikaw naman, ma'am, kasi wag kasi magbigay din ng reason para magduda yung mister mo. Anong plano niyong dalawa? Magsasama po talaga yung gusto kong mangyari. Kasi may mga anak po kami. Mm. Kung ano pong kung talaga ay gusto ko talaga magsama po talaga kami. Ikaw, ma'am. Mapipilitan na lang po, ma'am, kasi gusto niya po. Ay. Subukan na lang muna, di ba, honey? Sabi ko nga po sa kanya, bigyan niya po ako ng oras, ma'am. Kasi nawawalan po ng gana, ma'am. Kasi nga yung ugali po ng dedetret yan eh. Noong nakaraan nga po, alam po doon sa trabaho ko, umiyak po ako doon kasi may calls po kasi doon na nagmumura yung client po namin. Parang may death threat din po. Umiyak ako after po nung calls kasi natakot ako doon sa death threat. Saka ayaw na kitang pagtatrabahuin. Sige, dito tayo sa Manila, pero hindi ka na magtatrabaho. So ako na lang magtatrabaho. Alam mo, Roland, hindi, sabi nga ni, hindi issue sa kanya yung kakayahan mong
itaguyod sila mag-iina. O kayang kaya ang ko issue talaga. Is yung death threat, yung pananalita mo. At siya, kung titignan ko nga yung mga sinasabi ng netizens, oh, naobserbahan din nila sa'yo yun. Eh. So, yun ang siguro kailangan baguhin mo. Opo. Okay, yung pagiging bungangero mo. Okay? Ha? Huwag ka una-una asawa mo yan. Kahit ano pang galit po, huwag ka magde-death threat sa isang babae. Opo. Hindi maganda yun. Ha? Opo. Yung saktan mo, i-death threat mo. Di ba? So, baguhin mo na yung style na ganun. Lalo ang lagi-lagi mong gamitin ang pasensya mo. Bago ka magbitaw ng alam mong salitang hindi maganda, pag-isipan mo na 10 beses. Opo. Okay? O, di ba, honey, yun naman, nakikita mong problema sa kanya, di ba? Walang problema pagdating sa kakayahan niyang, yung pagdating sa pinansyal sa inyo, no? Yung ugali. Okay. Yung bunganga niya. O, ayan. O. Alam po ng mga kapatid na yun, ang ganyan po yung detret po yan, eh. Di ba? Okay? Ay, ganito na lang. Ah, paano? Attorney. Hotel. Hotel? Hotel, oh. Sogo. No, actually, hindi. Ito, madam. Wala namang pilitan dito. Ah? Pero kasi, pag si Idol Rafi, pwede naman natin, madam. Gusto nyo, kung ayaw nyo munang umuwi sa boarding house, pwede namin kayong asistehan sa Hotel Sogo. Yeah. Ayan. Kung gusto nyo lang naman. Wala kayong babayaran. May libre pang may libre pang breakfast for two. Overnight. Libre yun. Mm. Libre yun. Pwede na kayong umalis agad. Kung ayaw nyo naman, wala namang problema. Wala namang sa pilitan. Pero kay Senator Rafi, pwede niya kayong ipag-date o kung ano man ang gusto nyo. Anong gusto nyo? Hahatid namin kayo. Wala pong problema. Kasama pa yung mga staff ng Wanted sa radyo sa Hotel Sogo. Siyempre, hindi sa loob. Problema siguro pag-usapan nilang off-air yun. Pero hahatid namin kayo. Kung hindi kayo kampante, ma'am, wala naman pong problema. Hindi namin kayo pipilitin. Magsabit lang ng ID pag ano ah, magpa-file. Opo. Para makapag-usap din kayo ng maayos po. Ah, oh, honey, oh, sige. Okay ba sa'yo, Miss Honey? Dinner lahat kompleto. Sabi niya pibigyan daw siya ng time, 'di ba po? Mag-rest daw siya. Hindi na nagbago na isip ko eh. Paano ka makakapag-rest nung mag-hotel ka? Sorry na. Yan. Kalimutan mo muna ang pride mo, Juan. Roland, importante yung maibalik yung dati yung pagmamahalan. Gusto lang kitang makita, kaya pumunta ka rito eh. Gusto kitang makasama, kaya pumunta ka rito. Gusto kitang makasama kasi ayaw ko na magkalayo tayong dalawa. Kaya pumunta ka rito. Alam ko naman, di ka titigil eh. Oo, kaya ginagawan ko talaga ng paraan. Lahat niya gawin ko talaga. Teka lang, honey. Ilan taon na kayo? Yung mag-jowa po, 1 year po. Tapos hindi, kasal. 10 years naman, po yung kasal. Ha? 10 years po yung kasal. 10 years na ngayon kayo nagkakaproblema ng ganito? Opo. O di, baka naman maayos pa kasi isipin mo ngayon lang nangyari ito. Ngailangan lang siguro magbago ni Roland. May mga sakitan po pero hindi ko po siya iniwan. O yun. Roland. Anong message mo, Sir Roland? Mayroon ko papakamali sa'yo. Mayroon talaga kasi maraming pagkukulang yan, ma'am. Hindi ako lang sorry sa'yo. Libre nga nagbigay ng bulaklak yung anniversary ng kasal. Ayun pala. Alam mo, bulaklak naman pala ang gusto, kuya. Kailan anniversary? Doon, July 11 po. Ah, tama, ma'am, tama. July 11. July 11. Sir, baka kulang ka din kasi sa ano, sa effort. Mm-hmm. Siguro po. Kulang po talaga, ma'am. Yun, kulang yan. Pupunuan ko naman po yun. Kahit birthday ko po, ma'am, di nakapagbigay ng cake at isang beses. Pag nagbalikan basis. Po kami, pupunuan ko naman po yun. At isang beses po, hindi niya ako nabigyan ng cake. Hindi ka nagbibigay ng cake sa birthday ng misis mo? Paano ko pumabigyan siya? Nandun naman siya sa Israel. Tapos may time din kasi na... Hindi, bago naman mag-Israel yan. Siyempre, kulang na kulang ka sa ano eh. Opo. Sa lambing eh. Oh. No. Diba kasi, dapat ano... Attorney, hindi rin natin ma-ano si Madam kasi wala rin mapakita si Kuya Roland sa atin ng mga evidence na meron talaga. Hindi, okay, wala. Ganun. Malayo yung aspetong yan talaga. Wala, hindi rin namin sa mga netizens baka sinasabi na nalalayo doon sa pangangabit ni ate. Wala rin po kasi kaming makitang evidence na nanlalalaki si Ma'am. Okay. Ikaw, Ma'am, may message ko ba kay Kuya Roland? Sige, Ma'am. Bago namin kayo i-hotel. Sige po. Wala po, Ma'am. Yung bunganga niya lang po, death threat lagi. O yun, di ba? Hindi, kung yun ang inakusa mo sa akin, Chap, hindi na mangyayari, babaguhin ko na yun. Hindi mo naka, hindi ko na kayo makikita. Ikaw yung naghamon. Kung ano man yung inakusa mo sa akin, babaguhin ko na yun. Ate, yung sabihin mo na lang kung ano yung gusto mong sabihin kay Kuya Roland. Huwag niyo away. Inaring ko po ngayon, ano?
Kung yan po yung gusto niya magbalikan po, makipagbalikan po ako, pero wag niya pong asahan, yan. Ma'am. Yung na maibabalik ko agad yung ano ko. Oo. Oh. Yung tiwala ulit, tas yung ano po. Ayun. Kuya, bawas din sa yung sayo. Pagmamahal po, ma'am, hindi na po tulad nung dati. Ah, nabawasan na. Tiisin niya yun po kasi gusto niya po yung makipagbalikan eh. Oh, yan. Oh, Lan. Oh, ito ha. I-dinner mo siya ngayong gabi ha. Oh, ayan, 2,000, ayan. Bigyan mo na rin ng bulaklak. Yan, hindi ko na madidi. Kahit pag na, ma'am. Dahil diyan hindi ko na tuloy madidinner ang misis ko para sa inala, kayo na lang mag-dinner ha. Wala na akong pandinner ni Piskal. At saka sir, pangit din sa lalaki yung sobrang sila. Oo nga. 'Di ba? Oh, yan siguro. Yan. Kasi kahit po yung mga damit ka na ng bulaklak. Ano bang gusto mo mangyari? Kuhain na lang natin yung mga bata. Yun nga yung gusto ko. Ayaw ko nang umuwi ng Aklan kasi napahiya na nga ako doon. Uuwi na nga. Kumbaga ang gusto niya, ma'am, uuwi na ng Aklan kasama na si Kuya Roland. Ay, sa Manila. Ma'am, etong, sabi ko po, etong importante po sa lahat, nagbitaw na ng salita si Annie na willing na siyang magbalikan kayo. So from there, umpisa mo na. Kasi kung hindi mo kung hindi kayo ipababalik ko sa yung 2,000 ko, sayang. Maghanap na lang po kami ng mupa diba? Na bahay ituloy rito. Ituloy nyo yung dinner ngayong gabi. Kung hindi, sisingili kita bukas pag hindi natuloy, ha? Oh, honey, ha? Maghanap na lang po kami ng bahay dito. Sige, sa Manila. Pagbigyan mo muna ako ng gusto niya. Okay. Ang point is, okay na, magbabalik ka na kayo. Nag-message si Idol Rafi. Oh, yan, oh. Ano daw team song nyo? Ayan, team song. Wala po ma'am, kasi hindi naman sweet yan. Yun! Nag-message kasi Idol Kuya! Ano daw ang ano mo? Anong kanta mo para kay ma'am Annie? Mamaya bikining itin. Hindi ba ako marunong kumanta ito po, magaling kumanta. Hindi, pero ako ng kanta mo. Nag-message si Idol o. Si Adjan nga. O yan o, nagmo-monitor kasi sasagutin niya yung ano nyo, yung hotel nyo. O si ano na nakakanta si Annie? Ayoko po. Ay, kanta yung... Tumigil ka, huwag kang kakanta na kaya. Yung bebe ko, tama, yun. Ayaw niyo po ako pakantay. Sige na. Si Idol nga nagpapakantay. Sige, oh. Anong kanta mo? Subukan mo. Ayaw po eh. Okay na, magpapalikan na nga eh. Oh, yan ha. Isang kiss na lang daw, sabi ng netizens. Pinunasan pa niyo. Sige na, hindi, okay na. Magbabalikan na. Isa pa daw, hindi daw nakita ng netizen. Hala. Diyos ko, nainggit. Sari, maya. Ayan, learning ano to ha? Sige, ingat ka. Pagdating ng araw. Ini-imagine ko, pagdating ng araw, si Shari nakaupo doon sa upo. Wag, attorney, wag. Ayoko talaga. Pero, Sir Roland, okay ka na. Pero, bawas-bawasan din, sir, ha? Lalo na wala tayong evidence talaga na matinding ebidensya na meron. Basta ako yan, Lan. The fact na dumating dito si Honey para makaharap ka, may malaking ibig sabihin din yon. O, yan na yung pagkakataon, ha? Opo. Honey, opo. Okay na. Ay, gusto ko lang po na ano na lumipat po siya ng boarding house. Honey, ganito gagawin natin, ha? O, ito. Pag ikaw pinagbantahan uli nito, kunin mo yung number ko. I-text mo ko, kakasuhan natin ng bausian. Mm-hmm. Okay? O, yan ang pangako sa'yo. O, sige, subukan mo. Ako ang abogadong kalaban mo pag pinagbantahan muli si Honey. Opo. Okay, Honey? Opo. Okay na. Sige, safe na tayo. Okay na tayo dyan. Thank you po. Sabi mo, sige, murahin mo ako. Pagbanta mo ako, tawag ko si Attorney Villamor. Yun ang sabi mo, ha? O, yun laging remind mo dyan, ha? Okay? Sige po. Ma'am, ayusin na po namin yung room ninyo. Yeah. Okay? Yeah. Sige po. Tapos mag-dinner kayo, tapos may breakfast for two. Ayan. Dapat may selfie kayo nagdi-dinner. Babawin ko yung 2,000 pag wala. Huwag na mag-away, ha? Huwag na po mag-away. Tamang usap lang po. Okay. Ah, sige. Salamat po. Yeah. Thank you. At huwag masyado puro sermon and selos. Ah, basta yun na. Alam na ni Honey gagawin niya. Sasama po ako sa boarding house na mamaya. Ay, naku, tigilan mo muna. Ayaka na naman. Tama na ka. Wala na. Sige po. Ay, Diyos ko. Honey, ha? Huwag mo na. Kung may number ko kay ano, dyan sa reporter natin. Opo. Isang text lang ako niyan. Lagot ka sa akin. May bawsi ka kagad. Sa mga damit dun eh. Ayan. Sige. Okay? Sige po. Magandang hapon. Thank you. Dinner. Na kasi kanina at yung kausap ng researcher natin si Miss Honey na kaya daw siya talaga pumunta dito is para linisin talaga. And kumbaga okay pa naman sa kanya na makipagbalikan. Ganda nga ng resulta, di ba? Opo, kasi may mga iba naman po dito, hindi na natin nakatapos. Wala na, totally. Hindi mo na matatawagan. Wala na communication. Yes. And wala rin tayong evidence na nanlalalaki si Mrs. Talaga siguro naghihinala lang si Sir. Masyado ano lang. Opo. Paranoid siya siguro, no? Opo. Okay, 3:44 ng hapon mga kapatid. Magbabalik pong Wanted sa radyo. Diyan lamang po kayo. I don't. Pinarangalan ng PMAP
bilang Radio Station of the Year, Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium, at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Broadcasting from the Radyo 5 Studios in Reliance Street, Mandaluyong City, 25,000 watts of Senator Rafi Tulfo sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Ngayong Fire Prevention Month, narito ang isang fire safety tip. Kung ang damit mo ay nagkasunog, mag-stop, drop at roll. Huwag nang gumalaw dahil lalong lalaki ang apoy kapag ikaw ay tumakbo. Siguruhin bumaba sa lupa o sahig. Takpan ang mukha at gumulong sa sahig hanggang mapuksa ang apoy. Isang fire safety tip sa Radyo 5 True FM in observance of Fire Prevention Month. Good morning mga kapatid! Mapapanood na ang Bangon Bayan with Mon sa 1PH. Kung mainit ang kape, mas mainit ang balita. Narito na ang mga pampagising na balita. Mas mainit ang talakayan. Bangon Bayan with Mon kasama si Mon Gualvez. Kaya ang ating pampaisip para sa araw na ito, agad-agad na no mga kapatid. Ano ang masasabi nyo dyan sa taas presyo sa petrolyo? Bawat bangon, bagong pagkakataon. Bangon Bayan with Mon. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Kitang-kita na sa 1PH. Rinig na rinig pa sa Radyo 5 True FM. Ipagsigawan ang pinagdadaanan. Why hold back? Kung makakagaan naman ang kalooban. Si Nora, sabi niya, shoutout sa sarili ko. Naku, kailangan ko bigyan ng lakas ang sarili ko kasi pagod na ako. Sabihin na yan sa inyong chika tita, Laila Chikadora. Kaya kayo mga bagets kayo ha, makinig kayo kay Tita L, makinig kayo kay Tita Laila. Yung mga nanay nyo, mahalin nyo yan ha. Shoutout, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Para sa mga mensaheng kailangang ipagsigawan, mag-shoutout na sa 92.3 True FM. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. 3:47 ng hapon at nagbabalik po ang Wanted sa Radyo and si Mr. Edsel Sab-A na isa pong seafarer at nilereklamo yung misis na nagwawaldas daw po ng pera habang siya po ay nasa barko. Nalaman din daw po niya na ang business partner ng kanyang asawa ay yung mismong boyfriend daw po nito. Meron tayong video, panoorin niyo po. Yan po yung bagong boyfriend ni Ma'am na misis po ni Sir Edsel na sinasabing business partner. Uy! Saan yan? Sa hotel po niya, Ma'am. Ha? Surprise po siya. Opo. Sino pong nag-surprise sa kanya? Sa branch ng silang po. Nag-surprise si Ma'am Banji daw po. Surprise siya ng kanyang boyfriend sa isang hotel. Saan yan? Sa Twin Lakes Hotel daw, sir. Sa Twin Lakes Hotel, Tagaytay daw po. Twin Lakes, Tagaytay. Kilala lang po is business partner. Ano po yung business nila? MX Driving Academy po. Agnes at 40. Okay. Sir Edsel, magandang hapon. Magandang hapon naman po. Sige po. Baka pwede niyo pong ikwento kay attorney kung paano niyo rin po napag-alaman na meron po pala silang relasyon ng kanyang business partner na si Mr. Jomar Pamadulan. Nung una po yung pag-uwi ko po, isang linggo pa lang po, nakakaramdam na po ako ng kakaiba. Then, isang linggo pa po yung naipon ko po na dinagdag ko po doon sa driving school. Hanggang sa wala na po akong naibigay, napagsabihan po ako na wala daw akong naiambag. Doon po ako na medyo na ko. Tapos, nalaman ko na lang po na yung bahay ko po, sinangla po nilang dalawa po.
Teka, teka. Okay. Edsel, ikaw ay seaman? Opa. Regular ka sumasampa sa barko? Taon-taon ba yun? Taon-taon pa. Okay. Dito, sa kwento mo, one time, umuwi ka na lang at napansin mo ng malamig na ang misis mo sa'yo? Opo, nakakaramdam pa ako ng panlalamig po. Gaano katagal na ito na gano'n ang sitwasyon? Na simula na umuwi ako ng November 2020 po. Hanggang sa madalas na po yung pag-ano namin. Kasi itong huli po, pinakitaan na po nga ako nila ng kita ng driving school na ano eh. May driving school? Opo. May driving school kayong negosyo? Opo. Sino may-ari lumalabas? Kanino naka-register? Sa kanilang dalawa po. Bali lumabas po na ako po ang nagpipinanso, nag-umpisa po. So itong lalaki, matagal kakilala nyo na? Matagal? Nung naglabas ako ng sasakyan po, naging instructor po iyan sa ano niya, nung kumuha ng sasakyan. Okay, saglit lang sir. Ma'am Agnes Sab-a, magandang hapon po. Live po tayo sa Wanted sa Radyo. Kakausapin po kayo ni Attorney Villamor. Ma'am Agnes, nandito po yung inyong mister. Ma'am Agnes? Ma'am Agnes. Yes po, sir. Ma'am Agnes, anong masasabi mo dito sa sinasabi dito ni Edsel Sab-a at saka tungkol dito sa video na lumalabas na meron pa kayong celebration sa isang hotel kasama yung lalaki na si Jomar. Sino ba to? Si Jomar Pamadulan. Ma'am, ano pong masasabi niyo tungkol dito? Sir, hindi na po ako mag-i-explain sa kanya. Na-explain ko na po yan. Hindi na po ako mag-i-explain dito. Kung ano po yung gusto niyang mangyari, iakyat na lang po sa kaso. Doon po ako mag-i-explain ng side ko, sir. Hindi po dito. Pasensya na po. Okay. Okay. O ikaw, Edsel, ano mang sabi sa iyo ni Kwan? Ni Ma'am Agnes? Yan nga. Doon sa issue na yun. Ang ano yan, sinurplies lang daw siya. Kaya sinabihan ko siya, alam mo naman ha, hotel yung pinasukan mo. Ba't ka sumama dyan? So yung pagpunta doon sa hotel, siya lang isa nagpunta ron o magkasabay na silang pumunta ron? O ano bang story? Ang nakita ko po, magkasabay po silang pumasok yung lalaki. Okay. Tapos after noon po, may karugtong yan na picture na lang, kinabukasan na nakahawak siya ng tasa, nasa terrace. Then after noon, nasa swimming pool na po. So, nag-overnight sila doon sa hotel? Parang nag-overnight po. Inamin ba sa'yo ni Agnes yan? Ang sinasabi mong yan? Iyon ang nang makita ko po. Kasi yung USB na yan po, doon ko po nakita sa bag niya. Kaya sinaksak ko po sa ano yan, yung sa laptop ko, doon ko pa nakita. Kasi noong una talaga ng ano yan, tinanong ko siya kung kailan kayo umpisang nagsama-sama nitong lalaki na to. Ang sagot niya, noong umpisa na daw pong ano, ng maglakad ng dokumento. Hanggang sa nakakita pa ako ng mga ano nila, picture nila, nawala pa yung ano na yun, months na yun. Okay. Paano yung sinasabi mong driving school na nakapangalan sa kanilang dalawa? Opo. Paano yun? Paano nangyari yun? Onboard po ako, nag-abiso yan sa akin na itong si Jomar may ino-offer na magandang business daw. Kami ang magbipinansya, ang mamahala. So si Jomar, nababanggit na ni Agnes sa'yo? Opo. Gano'ng katagal na nababanggit sa'yo yung pangalang Jomar? Gano'ng katagal na? Yan na babanggit. 2019 po nang maitayo niya yung driving school, pero nang maano yan 2019 din kasi nang magano nang maglabas ako ng sasakyan, naging instructor niya yan sa ibang driving school po. Nagsasama pa ba kayo ni Agnes? Nung nakaraang uwi ko po, diyan ako umuwi hanggang sa nasa probinsya po ako. Umuwi ako tapos yung nga pinakitaan na po ako ng picking ng kita ng driving school. Hindi na ako umuwi po. Dinaanan ko lang yung bagahe ko. Lumabas na lang din po ako. Kano katagal na kayo hindi nagsasama? One year na rin po. One year na rin. Kung hindi na kayo nagsasama ni Agnes, sinong kinakasama ni Agnes ngayon sa pagkaalam mo? Hindi ko po alam. Kasi ang nakatira doon sa bahay ng yung pamangkin niya po. May bahay kayo ni Agnes? Nasa Cavite po. Nasaan yun? Sa Cavite po. Sino nakatira doon? Yung pamangkin niya andoon po. Nasaan si Agnes tumitira? Ang pagkakaalam ko, bihira lang siyang umuwi po. Okay. May anak kayo? Wala po. Wala kayo anak. Okay. Gaano katagal na kayong kasal? 2012 po. Ikinasal kami. Oh, sige. So as far as your concern, kinukonsider mo na bang hiwalay na kayo mag-asawa? Iko-consider ko na po. Since when? Itong simula, 2020 po. So anong gusto mong mangyari ngayon, Edsel? Anong gusto mong mangyari? Tungkol doon sa driving school, tungkol doon sa pagiging mag-asawa ninyo.
ano gusto mangyari? Ibalik na lang nila yung ano ko tapos wala na lang kaming ano kanya. Ibalik ang alin? Yung kasi ang gusto nila yung ano umpisa ibalik yung puhunan. Magkano? Ang dineclared niya ay 700,000. Ah, ikaw, magkano bang gusto mo? Kung ikaw tatanungin, magkano ang pagkano? Yun na lang ibalik. Ay, paano yung ano, yung sasakyan kasi yung na ano ko, ginamit nila yon. Tapos, nung panay na ko tawagan ng bangko, hindi ko na pinagamit. May binabanggit ka ng figure na 700,000. Yan, pasok na yon doon. Iyan yung dineclared po niya. Ah, pasok, okay na sa'yo. Ibalik lang yung 700,000, okay na. Okay na yun. At saka yung ano ko po, yung bahay ko po na inano ko. Yung bahay nyo, ano ba yun? Titulado yung bahay na yun? Hindi pa nga na ano yan na tapos bayaran ng ano tapos isinasinahan. Siguro, ang pinakamagandang gawin mo, Edsel, as far as that house, umuwi ka rin, bumalik ka, ikaw tumira doon. Eh kaso yung lalaki mo may pananakot eh. Hindi ko alam kung ano klaseng pananakot sa kanya yan eh. Eh karapatan mo, ikaw, ba't ayaw mong bumalik doon sa bahay mo, doon ka tumira? Pwede naman ang katakot. Gawin mo yun. Takutan ko lang kasi may pananakot yung lalaki. Tingnan natin. Kung may nandiyan, tsaka natin itackle yung problem na yun kung meron nga talaga. Hindi naman natin alam kung totoo yun. Hindi. Pumunta ka ron, umuwi ka, i-assert mo yung karapatan mo bilang pag nagmamayari sa bahay. Kasi conjugal, part yun ng absolute community of property nyo, kayong dalawa may-ari nun, di ba? So pumunta ka ron, doon ka umuwi. Di ba? Tsaka natin pag-usapan yung kung anong gusto mo doon. Kasi sa ngayon, siguro kailangan mangyari niyan is unang-una, mabawi mo yung puna mo na 700. Total, may kinakasama na ba siyang iba? Hindi ko alam kung nagsama sila po kasi hindi lang yung... Teka ha, tanong natin si Ma'am Agnes. Hello po, sir. Ma'am, ano ba? May kinakasama ka na bang iba? O ano na po ang sitwasyon ng pagiging mag-asawa ninyo kung ikaw ang tatanungin? Wala pa akong kinakasama. Sir, linawin ko lang yung sinasabi niya 700. Nag-usap na po kami niyan, sir. Apat po kami, mga kasosyo. Ibalik po sa kanya yung kalahati. Ang sabi ko nga po sa kanya, papunta pa lang kami ng office, sabi ko sa kanya, 500 ang hingiin mo. Ngayon, hindi ko alam sa kanya bakit 350 lang. Kaya yun po yung napagkasunduan. May napagkasunduan na daw eh. Opo, naibalik ko po sa kanya 350,000 kasi yun po yung hiningi niyang ibalik sa kanya. At so may naibalik na ba? Teka lang ha, teka lang. Si Edsel, tanungin ko. Ano, may naibalik na? May naibalik, magkano ba? Hindi pa, kukulang pa yata sa ano yun, ang pambayad ng sasakyan na hindi nyo binabayaran na. Ginagamit nyo? Hindi tayo sa sasakyan nag-uusap. Ang pinag-usapan dito yung kapital. Ang sasakyan, kung isama mo yung sasakyan, million yan, Edsel. Million ang halaga. Pero hindi ko binabayaran ang sasakyan kasi ang sasakyan ay kinuha mo at hindi mo na pinapagamit. Of course, sir, every time, may mga time na uuwi yan, may lapses, yung sasakyan hindi nabayaran. Kasi po bakit? Nung panahon po na yun, pandemic po, ilang months po kami nakasara. Wala po akong income, hindi po siya nagpapadala. From 2021, 2022, 2023, saan po ako kukuha ng income? Yun lang po yung source ko, yung MX. Nasa labay sasakyan? Yung hindi nabayaran na sasakyan, inuwi ko lang ano. Alam niyo, umuwi ako ng probinsya po. Okay, sige, cut mo na siya. Ma'am Agnes, huwag niyo pong ibababa yung linya and sir, kakausapin kayo ni Attorney Villamar off-air, okay? At wala na po tayong oras, mga kapatid. Maraming salamat po sa mga sumubaybay po ng Wanted sa radyo. Ako po si Shari Roman. Magandang hapon po. Attorney Villamar po, good afternoon. See you next week.
sa Bordagulan Serye and samahan niyo po kami mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Ako po muli si Shari Roman. At ako naman po si Marisol Tufo Tungol. At syempre ang program po ito ay atin sa atin ng Robust Dietary Supplement for Men, di umadras at di umayo sa bawat laban. At meron din pong Robust Extreme para sa mahaba-habang romantic date kasama si Mrs. Parehas pong available sa mga Mercury Drugstores nationwide at sa atin ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. At syempre, big savings with rewards and discount savings yung pinaka-goal ko this 2024. Buti na lang may Fortune Pay app dahil nakakaipon ako ng points na pwede kong i-convert into discount coupons na magagamit ko to lessen ang babayaran ko sa aking bills. Ang Fortune Pay po ay available na po sa Google Play Store at Apple App Store. So, send ka pa Fortune Pay na. Ay, mga kapatid! Since ito yung lagi naming pinapromise sa inyo dahil nakakarinig tayo ng magagandang salita at kailangan na kailangan natin sa ating mga buhay ngayon. Kasama pa rin natin si Boss Alvin Chuteng. Magandang hapon, Boss Alvin. Magandang hapon sa mga viewers natin and magandang hapon ulit sa inyong mga beautiful ladies. No? Grabe, blooming talaga araw-araw. Kaya gusto ko nandito talaga si Boss Alvin, sabi ko talaga. Ano ba talaga secret niyo? Nabubola ka niya, no? Hindi. Ako ay, kasi hindi. Ay, hindi na ba? Hindi na. Hindi kasi, maganda kasing nasasabihan ng Boss Alvin Chuteng na ako niya, sinasabihan ko maganda. Parang, ano ba? Hindi. Kasi, ay, yung isa. Actually, hindi ako nabubola kasi hindi ako marunong niya. Yan yung gusto ko matutunan simula dati pa. Sabi kasi nila yung mga basketball players daw magaling mambola. Sabi. Oh, basketball player? Oh, nag-basketball si Boss Alvin. Varsity ata siya before. Oh, ano nga ngayon nag-basketball? Tama naman, magaling kami sa bola, pero hindi yung bola na ibang meaning. Pwede din naman kung yung ibang meaning. Okay din. Okay pag binabola ka din. Kung ganyan itsura, okay din pag binabola ka din. Ay, hindi! Ikaw o, sige, gami! Alam mo yung bulahin mo to. Alam mo yung ibang ako natin. Mabibigong doon. Gami! Pag ako binola mo, bulahin talaga kita agad doon sa ground floor talaga. Ano sabihin ka sa'yo? Miss Beautiful. Palunch ka naman. Pero kapag yung mga ano, nakala mo. Pagpogi, ito. Pagpogi, okay lang. Pagpogi, okay lang. Pero kapag yung mga may dessert pa. Sabihin mo, banyak. Ay, Diyos ka, Lord. Hindi, alam niyo mga kapatid, maganda tayong pag-uusapan ngayon. Para lalo na sa mga taong hindi pa nakikita yung purpose nila sa kanilang actually, mga buhay. Actually, nagaan yun pag-college. Eh. Kung anong course yung kukunin mo. Mag-start na, dun. Mag-start dun. Ano bang purpose? Ano mag gusto ko? Ikaw, anong purpose mo in life na na-determine mo since medyo nag-mature ka na? Ako sa una kasi sa murang edad, 'di ba? Hindi pa kasi ganun kalalim. Grabe naman 'yung sa murang edad. Or sa ayan, nung bata pa tayo. Oh, 'yan. Kasi 'yung murang edad sa iba ko naririnig 'yun. Sa murang edad, sa murang edad. Wait lang, Boss Alvin ha. Si Jamin, si Jules. Sabi niya, "Ate Shari, gaano ka na ba katagal kasi ano parang bata pa lang kami. Nandiyan ka na sa RTI." Sabi ko, "Me? 8 years ago lang 'yun." Bata pa lang daw sila, nakikita na nila. Oh my God. Sa murang edad, Boss Alvin. Hindi, yun niya. Sa murang edad or habang bata pa tayo, hindi naman tayo ganun kalalim mag-isip eh. So usually, ano bang kadalasan na iniisip natin? Ano bang gusto natin sa buhay pag graduate tayo? Usually kasi, ano yan eh, nagde-define yan usually kung ano yung family mo eh. Diba? Kunyari, ako, negosyante talaga yung pinagkalakihan ko, yung lolo ko, tatay ko. So ako, habang tumatanda ako, gusto kong maging negosyante. Kung tatay mo doktor, ganun din. Yun yung parang usually, ina-idolize. Yes, yun yung usually na tinitingnan natin. Eh. Pero sa akin, yung mga war dito, okay, Boss Alvin. De, pero sa akin, hindi lang ganun kasimple yun eh. Diba? Kunyari, kung ang tatay mo pulis, usually gusto mo rin magpulis eh. Pero tayo, dapat bago tayo pumunta sa ganun landas, katulad ng mga tatay natin, kung ano yung impluensya ng pamilya natin, titingnan muna natin kung bakit natin gagawin to. Kasi kung doon, na-determine mo bakit mo ginagawa to para lang sumaya, para lang magkapera, feeling ko medyo maguguluhan ka eh.
Pero kung naintindihan mo talaga anong purpose na itong bawat industriya na to or itong mga landas na to, na kung ano ba magiging effect nito sa mundo, then kung ano yung parang magiging position mo or parang kung ano yung makukontribute mo. Kung ano makukontribute mo dun sa industriya na yun, na sabi ko nga, pagdating ko nyari sa negosyante, nakakatulong ka dahil nakakapagbigay ka ng mga trabaho. Kung pulis ka naman, naproprotektahan mo ang mga tao. Kung doktor ka naman, ginagamot mo mga ano. So, dapat kung nagagawa mo yun sa mga bawat ganun na pagtulong at masaya ka doon, tama yung pupuntahan mo or yun yung purpose in life mo. Bakit kasi ganyan yung tanong? May ano? May tanning na. May pagtanning naman. Naman 6 months lang? Baka pwede na mag-6 months. Pwede na mag-extend. May pampagamot naman. Pwede ba extend yun? Text, extend to 808. We may question na. If may last 6 months ka na lang na natitira, ano pang gusto mong ma-achieve? Parang natinusad naman ako dun. Okay. Maraming bagay. Siyempre, kung may 6 months na lang ako, unang-una talaga bibigay mo yan dapat sa pamilya mo. Pero kung ang pinag-uusapan natin dito is purpose in life, yan ang kailangan mo i-reflect. Ano bang gusto mong iwan na legacy? Ooh. Diba? So more on yan sa pagtulong yan. Eh. Ano bang gusto mong iiwan na legacy? Ako yun nga, yung pag-give back to the community. Mm-hmm. Kasi ako sabi ko, hindi naman ako magiging successful ng ganito kung hindi lang naman dahil sa sarili ko, hindi rin naman dahil sa mga empleyado ko, kung hindi rin dahil sa mga tumangkilik ng negosyo ko. Which is yung community natin or yung mga tao. So, by helping other people, parang nag-give back ka sa community mo. So, yun yung parang isa sa mga gusto ko gawin kung may natitira pa akong six months. Kasi hindi naman ako naniniwala na ibibigay sa akin to kung hindi ko rin gagawin tong mga bagay na to. Oh, may tanong pa kayo sa likod. Kaya niya sagutin lahat. Google to si Alvin. Team Google to. Tsaka, ano ba yung... reason kung bakit kailangan mo ng purpose sa life, Boss Alvin. Yung iba kasi, parang, kaya nag-end up na tambay. Kasi, wala silang naiisip na purpose sa life. Kung minamaliit yung mga tambay, sila naglo-locate na mga bahay natin sa Shopee, tsaka sa mga Lazada. Oo, kung pala. Mga sorry, rider. Sorry. So, ano sila? Technically, teacher sila. Hindi, nakita ko lang yung meme sa Facebook. Kasi sila ang taga-turo. sabi kasi, huwag daw maliitin yung mga tambay sila, yung mga nagtuturo daw ng bahay natin sa mga rider. Yun nga, purpose. Bakit ba? Kasi lahat ng tao dito sa mundo, may purpose yan. Imposible wala. Yes. Kaya nga naniniwala ako, walang aksidente na ng tao. So, kaya ka nilagay ng Diyos dito dahil meron ka talagang purpose in life. Maliit man yan or malaki. Kasi kadalasan sa atin, ang usually na iniisip ng mga tao is, ang purpose in life is maging successful ka. Makatulong ka sa maraming tao. Hindi. Kasi kahit hindi ka naman maging leader or kahit simple lang ang ginagawa mo, as long as nagbibigay kang function sa isang kumpanya or trabaho, is malaking tulong na yun. Dahil kung wala ka, feeling ko, hindi magiging successful yung isang kumpanya or negosyo. Kasi kahit simplehan natin, as simple as sa mga security guard natin na mga kababayan, malaking effect yan sa isang negosyo. Dahil kung walang security guard, sino ang mag-ano ng peace and order sa loob ng kumpanya? Huwag niyong Alvin, huwag niyong minamaliit yung mga trabaho ninyo. Yes. May purpose ka kung bakit ka nandyan sa office ninyo. Yes. Diba? May question. Mm-mm. Kung bibigyan ka ng 3 wishes, ano yun at bakit? Shit, ang dami. Ako, hindi. Alam ko na. Ano? Of course. Ako, kahit isang wish lang, pwede na. Oo, na magkaroon ng unlimited wish. Oo, tama. Di ba, Boss Alvin? Alvin? Kailangan meron kang unlimited wish. Tama. Well, too bad. Hindi negosyante yung Jimmy. So, kung may 3 wishes ka, ano yun? Usually hindi ako nag-wish eh. Nagpipray ako eh. Hindi ako naniniwala sa wish, but naniniwala ako sa pray. And ang prayer kasi is unlimited. Tama. So, nililihis niyo yung tanong ko. Nangigigil ako sa inyong dalawa. Lumabas na kaya kayo. So kung may 3 wishes ka, uulitin ko, kung may 3 wishes ka, ano yun? Huwag na kayong bakit. Siguro yung sa akin na, ang ano ba yung 3 wish ko or ano ba yung madalas ko na pinagpipray ko? Usually ang pinagpipray ko unang-una is
pamilya ko, relatives ko, and yung mga kaibigan ko. Ah, tatlo na yun agad. Hindi. Wala na yun. Tatlo na yan. Kailangan mo mag-boss na isang bundle promo. Dahil yung tatlong pinagdadasal ko dyan, usually ang pinagdadasal ko dyan is na sana okay ang lahat, lalo na sa health. Tom. Pero papakiusap ko sa Genie, baka pwedeng ano, dagdagan pa ng isang win. Unli-wish mo na nga. Para maiba. Huwag na unli-wish kasi. So, yan yung una. Then, ay, tatlo na yun eh. Kaya nga, unli-wish. Hindi, yun yung isang wish okay or prayer sila. Ko na okay sila lahat. Yung pamilya, so, kaibigan. Yung unang wish mo is okay yung mga malalapit sa'yo. Yes, tama. Okay. Yung second wish mo is? Then, second ko naman is, yun nga, bigyan ako ng lakas, strength, wisdom, and kung ano bang pwede ko na magawa sa loob ng kumpanya ko. Kasi sabi ko nga, ngayon, currently, halos nasa 1,000 na lahat ng mga nagtatrabaho sa kumpanya ko. Ayaw na ayaw ko na mag-fail dahil nga maraming maa-apektoon. Hindi lang yung 1,000 na yun, but mag-multiply yun to kung ilan yung pamilya nila. So, ganun naka-crucial pagdating sa decision-making ko or sa mga ginagawa ko. Yun yung second ko. Then, third is, siguro ang pinaka-ultimate ko nga, sabi ko nga, is gusto ko na ma-amplify pa kung paano pa ako mas makakatulong sa mga kapwa. Kasi yun lang talagang ngayon ang iniisip ko is kung paano ako makapag-give back sa mga community at sa mga blessing na binigay sa akin ng Panginoon. Yun yung pangatlo? Pangalawa? Yes. Pangatlo yun. Ikaw, pangalawa is more on sa company. Ikaw? Oh. sana mas marami, mas humaba pa yung buhay ng family ko. Lagi silang safe. 102. Pwede. Gusto ko lang makita rin ako ng nanay ko na tumanda. Of course, syempre, yung pangalawa is yung marami pang blessing na dumating. And yung pangatlo is, sana magkaroon ng early wish. Hindi nga pwede. Ay, di ba? Yung wallet na hindi na nawawala ng laman. Ang lupit mo. Ay, kahit sino na pwede. Kahit sino yun talaga, wish di ba Boss Alvin? No. Wallet na hindi nalawawala ng laban. Yung pala po nilagay puro ID. Tsaka resibo. Hindi pala pera. Hindi mo kasi hindi specify. Oo, siyempre, wallet na hindi nawawala ng pera. Yan ang magandang wish na Boss Alvin. Tama. Oo, kaya kung meron pang isa pa, ano. Dami ako. Si Charles Leclerc. Pero sana medyo related yan sa first wish ko or first prayer ko. Na yun nga, sabi ko, health ng family and mga lalapit sa akin. Kasi tanda mo, health is wealth. Yes. Alam nyo mga kapatid, aanhin nyo naman yung maraming pera kung nagkakasakit naman palagi. Diba? At, kaya ko kasi itulog nyo yan lahat, sabay-sabay. Ingatan natin din syempre yung ating mga sarili. Isa rin yun sa magandang natin sa ating mental health, sa ating kalusugan, yung tulog na wala talaga ako. Ay, yun nga, meaning ko, kailangan ko talaga mag-take ng melatonin minsan. Kasi mahirap din, may mga ilan, Boss Alvin, na minsan kakaisip mo, ang dami stress na stress ka na. Nahihirapan talaga sa pagtulog. May mga ganun. May mga iba naman na dinadaan na lang sa tulog yung problema. Yes. Ako hindi ko kaya eh. Pag may problema ako, minsan... Iniisip mo talaga, iniisip hanggang sa magkaroon ng solusyon. Minsan, kailangan din natin yun. Alam mo, minsan nag-skip na nga ako eh. Kunyari, kausap ko yung complainant. Bigay mo lang sa akin yung problema. Hindi ko na... Bigay mo lang sa akin yung problema. Solusyon na natin agad. Yes. So, ano ba talaga yung gusto mong mangyari? Yun lang yung itatanong ko minsan sa complainant. Alamin ko lang yung... Hindi on air, of course hindi on air. Kasi pag on air, kailangan nating himay-himayin. O kunyari, Mishari, problema ko lang tong asawa ko, ganun-ganun. Hindi ko na sa tanongin, kailan ba nangyari, ganto-ganyan. Maliban na lang, of course, sa on air. Pero pag ganyan, habang nagkukwento ka, iniisip ko na agad kung ano yung solusyon, kung paano ko matutulungan tong complainant o yung taong lang lumapit sa akin. Sasabihin ko na lang na, oh ma'am, ganito, lapit tayo sa ganito, lapit tayo sa ganito. Skip ka na agad sa solusyon. Tama. Kesa puro nagfo-focus ka masyado sa problema. Yes. Mag-focus ka sa solution. Actually, wala yung pinagkaiba nga doon dahil kilala na ako ni Sel na sabi kong ayoko ng drama. Kasi usually, shortcut na tayo kung ano ba talaga gusto natin, di ba? Oh,
skip kasi dyan sa mga parang pasakalye na yan, sa mga drama na yan, inaartehan pa natin eh. Di, diretso na tayo kagad kung anong talagang gusto natin. May problema ako sa pera. So, paano masolusyonan yun? Wala. Diba? Wala na kagad problema. Wala na. O, magpa-problema ka sa pera, pag-igihan mo. Yes, diba? Magtrabaho ka, mag-ipon ka. Oo, tapos, diba? Budget, marunong ka dapat mag-budget. Tama. Diba? Mm. Hindi yung nagkakaroon ka ng konting pera, waldas agad, uy, si Shari ba yan? Charot, joke lang. Ano yung mga bagay, Boss Alvin, na ikinakagalit mo daw madalas? Ako, usually, ang kinakagalit ko madalas, madalas naman ako, dahil nga yung most of my time is nasa work ko talaga or nasa negosyo ko. Usually, yung mga... Ayun niya ng late. Charot. Hindi naman. Yung mga empleyado ko na tipong nagkakamali ng pangalawa o pangatlong beses. Sa akin, pinaka sinasabi ko sa mga empleyado ko, okay lang kayo magkamali ng una. Pero pag, pag naulit pa yan, medyo masama na loob ko niyan. Pero pag pumangatlo ka pa, mas lalong nagagalit ako. Kasi nga sabi ko, bet parang hindi ka na natututo doon sa una mong nagawa. Parang kung datingan sa'yo, Boss Alvin, nananadya ka na ba? Pwede nananadya or ayaw niya mag-grow or ayaw niya, ayaw niya i-charge to experience yung maling nagawa niya nung una. Sa friends, anong kinakagalit mo? Like, nagagalit ka ba ever sa friends? Ako kasi talaga pagdating sa mga kaibigan, madalas ko iniintindi. Usually, kunyari, may mga mali na gagawa sa akin. Iniintindi ko na lang na hindi nila kagustuhan yun, na parang dala lang siguro na sila ng, tawag ko nga dyan is human perspective. Parang ganun. Kumbaga, dahil ang tao talaga sa ano natin is, usually ang mga tao is makasarili. So, para sa akin, yun na lang yung parati kong iniisip pagka may mali sila nagawa sa akin na umiral yung human perspective nila kumpara dun sa godly perspective. So, tinuturn ko pa rin siya to positive. Oo. Eh, minsan naman, wala naman problema. Lalo na kung valid naman yung ikinakagalit mo, Boss Alvin. Mm-hmm. Tama nga naman yung sinasabi mo na kung paulit-ulit nang ginagawa, eh, parang, sorry for the term, parang, ano ba to, niloloko mo ba ako? Yes. O ayaw mo talagang makinig sa akin? Tama. Diba? So, tama lang yun. Kasi ganyan din si Boss eh. Mm-hmm. Kailangan isang sabi ko lang sa'yo, hindi mo na pwedeng ulitin. Yes. Oo. Kasi either, wala kang respeto sa akin, wala kang respeto sa pangaral ko sa'yo, yes. Hindi ka natututo. Tama. So, dapat isang beses ka lang sabihan. Pero, kung aksidente naman nangyari ng pangalawa, I'm so sorry, Sir Rafi, minsan ganun talaga ako, pero... So, never pumutok yung fuse mo sa friends? Ever? Never naman. Ay, shit. Try ko nga. Charot. Ako pa nung una naman. Ay, hindi, meron pa. Meron, pero meron. Wala na. Pero mabilis ka kasing ano eh. Mabilis kang... Ano, dinidead. Umigay. Dinidead ba ko na lang? Hindi, si Alvin kasi ano, medyo ano siya, anong tawag dito? Pag yung person na gumawa sa kanya ng mali, yung lumapit, mabilis siyang lumambot. Parang kahit galit siya, na siya lang nakakaalam. Mm. Kasi mafe-feel mo naman eh. Medyo iba yung ugali niya pag galit. Pero hindi niya sinasabi. Tama. Sinasarili diba? Ko. Oo, sinasarili niya. Nagsasarili siya. Okay na ba guys? Ikaw ba? Nagsasarili ka rin ba? Oo! Paggabi. Nang problema ko minsan. Paggabi? Oo. Iniisip ko isa-isa yung mga... problema ko. Sinasarili ko na lang. Kasi, minsan alam mo, Boss Alvin, yan din yung hirap sa atin eh. Minsan sasarilihin mo yung mga problema kasi ayaw mong maging burden din sa ibang tao. Yes, tama. Diba? Mm. Parang, ayaw ko na mahirapan sila. So, ikikip ko muna to. Ano ba? Kasi ba't kasi nagme-message ng ganyan? Ay, sorry. May nag-message kasi. Pero may mga iba na... Kahilan din. Sumasabog. Kumbaga sumasabog sila, Boss Alvin, na bigla na lang nagbe-breakdown. Ikaw ba, Boss Alvin, dumating ka sa ganung point na masyado mong kinikim-kim yung nararamdaman mo and then bigla ka na lang sumabog, bigla ka na lang nag-burst out? How do you handle your emotions, Sir Alvin?
Siguro pagdating sa ganyan, hindi makikita yan sa akin sa mga ibang tao. Pero siguro pagdating sa asawa ko. Mm-mm. Kasi ako madalas nga ako nagle-let go, di ba? Pero minsan kasi pagka, kunyari, feeling ko na naabuso na, doon minsan pumuputok ako na kasi pinagbigyan na kita ng pinagbigyan, tapos parang tinake advantage mo naman. Ayoko naman ng ganun. So, paano pumutok ang isang Alvin Teng? Hindi, ako ah, talaga, ako, kahit sabi ko nga, kilala sa akin nga, yun nga, kinikimkim ko, or madalas ako tawag dito, magpatawad. Pero madalas, alam ko, medyo pumuputok. Oh, shit. De, pero ano, hindi ko sabihin, nag-aano rin ako. Masabi, ano? Tumatawa yung nasabi ng studio po, sa Alvin. Nagising tuloy yung likod. De, minsan, ano, alam ko, minsan nagagalit din ako in public. Tumataas yung boses ko, minsan napapamura rin tayo, so mga ganun. Kaya nga sabi ko, yung interview niyo sa akin nung isang beses is, nakakagawa tayo na masama, pero ang tanong dun is, after nung, kung na-realize mo na mali ka, at para parang tawag doon yung lumamig ka na, is dapat humingi ka ng tawad doon sa taong na insulto mo or nataasan mo ng boses. So may tanong, ano ba naman tong mga tanong? Kasama po ba sa topic to? Parang hindi na siya sa topic. May mga bagay ka bang pinagsisihan dahil hindi ka nag-take ng risk? Ako so far... Pili ko younger days to. Hindi, actually... Bakit? Ba't ka natawa? Wala. May inaano lang ako. Ibahin ko na lang. Siguro yung... Pagdating dyan sa risk, wala akong pinagsisihan kasi lahat naman risk taker ako eh. So, very adventurous akong tao. God. Lahat, inaano ko. Siguro... Hanggang ngayon ba yan? Ha? Hanggang ngayon daw ba yan? Oo, hanggang ngayon naman. Sa tingin ko hanggang ngayon naman, siguro ang pinagsisihan ko dyan is baliktad. Ano yung baliktad? Yun nga, sa sobrang risk taker ko... ang dami sana hindi na lang nangyari kasi nag-fail. Pero sabi ko nga, part ng buhay niya yung failure na yan eh. Yung natututo ka. Yes, natututo ka. And dyan ka mas lalo magiging matured eh. Sa bawat failure na na-experience mo. Isa din yan sa mga purpose, pagkakaroon ng purpose sa life. Yung natututo ka. Yes. Diba, Boss Alvin? Natututo ka from your past, from your mistakes. And tama. Dahil doon, nakikita mo kung ano yung mga strength and weakness mo. Yes. Kaya nga, ang ano dyan is, hindi kung ilang beses ka nadapa or nag-fail, kung hindi ilang beses mo nasolusyonan yan or nag-bounce back ka. Yan ang parang pinaka titingnan mo dyan. Mm-hmm. Tsaka, isa sa mga magandang strategy kung paano mo makita yung purpose mo sa life is minsan mag one-on-one kayo ng sarili mo. Di ba? Kumbaga, alamin mo, umupo ka lang sa tabi, tapos kahit sa isang araw, mag-take as 5 to 10 minutes, isipin mo lang yung mga gagawin mo pa lang. Kung ano yung mga kailangan mo pang kung ano pa yung mga bagay na kailangan na pinagpapasalamat mo. Kumbaga, tignan mo lang yung self-assessment mo lang yung sarili mo. Okay ka pa ba? Okay pa ba yung sarili mo? Masyado ka na bang ina-anxiety, nababurden na sa work, burnout? Doon mo lang din ma-realize minsan hindi naman yan sa pagta-travel. Minsan nga, may mga iba nagsasabi, gusto ko mag-travel kasi gusto kong mawala yung pagod ko, gusto ko makita yung purpose ko sa life. Minsan hindi eh, kailangan mo lang na i-self-assessment yung sarili mo kung okay ka pa ba. Actually, pagdating dyan sa mga anxiety, kung na-experience natin yan, or naiisip natin, or yung naiisip natin na pagod na tayo, bakit tayo nag-extra effort, doon pa rin babagsak yan eh, kung ano yung purpose in life mo. Kasi kung naiintindihan mo talaga anong purpose mo dito sa mundo, parati ka may sagot dyan. At hindi ka hihinto sa ginagawa mo dahil talaga sigurado ka kung ano yung purpose mo. Purpose mo, 'di ba? Kailangan meron ka pang goal na kailangan. Gaya ako, ang goal ko ngayon kasi talaga is of course makapagpatapos yung mga kapatid ko. Yes. Then after noon siguro saka ako naiisipin yung sarili ko. Kanya-kanya lang naman 'yun. Pero ngayon, 'yun talaga yung pinaka-goal natin. Hindi nalalayo sa mga problema ng ibang
nakikinig listeners and viewers ngayon, yung iba, goal ko muna is makapagpatapos yung mga anak ko, saka ako naiisipin yung goal ko. Okay, I think wala namang masama dun. Basta ako, yun muna ang goal ko. Tama naman. So siguro, pag after nun, saka ako naiisipin yung sarili ko. Ganun. Siguro ganun talaga tayo mga Pilipino, talagang uunahin muna natin yung pamilya natin. Di ba, Boss Alvin? So far, yun pa lang kasi naman yung goal ko. Kasi yan eh. Sabi ko nga, tama ka naman. Karamihan natin, bakit, kung titingnan natin na malalim, ang purpose talaga sa buhay is kung anong impact mo talaga sa mundo eh. So doon talaga magsisimula yun. Siyempre, kung nagkakaroon ka ng impact sa mundo, usually, ang normally, ang nakaranas ng impact mo is yung family mo eh. So tumutulong ka sa family mo. Habang tinutulungan mo sila, sila ang nagbibigay sa'yo ng pagmamahal, so nagkakaroon ka ng happiness. Then kung nakuha mo yung happiness na yun, pupunta ulit yan to success. Diba? So talagang connect yan eh. Meron din naman, na-mention ko kanina, diba, pagta-travel. Yung iba gusto nilang hanapin yung sarili nila sa pagta-travel, tapos malaman yung iba't ibang culture. Diba? Oo. Ng bansa, ng mga napupuntahan nila. Isa sa mga goals ko din yan eh. Yung makatravel, malaman yung, gusto ko yung iba't iba yung na pumapasok na, kumbaga, knowledge. Knowledge, oo. Natututo ka. Natututo ka. Hindi lang nasa iisang box ka na nandito ka lang sa ano. Nag-explore. Ayun, yes. Nag-explore ka. So maganda ring mga experience yung ganyan. Yes, kasi diba, yan, hindi lang naman yan basta leisure lang or pasarap sa sarili. Kasi bawat punta mo rin sa mga ibang lugar at kung nakita mo kung anong meron sila na wala tayo, pwede mo gawin yan eh. Pagdating mo sa Pilipinas, hindi lang pag hindi lang sa mga parang pang public servant na mga public government official natin, kung hindi as individual kahit hindi ka government official, kung ano yung nakikita mo doon na ginawa mo negosyo rito, is malaking impact pa rin yan doon sa bansa mo eh. Pero bakit, Boss Alvin, may mga tao na nahihirapan talagang hanapin yung purpose nila sa kanilang buhay? Sa akin kasi una sa lahat is kailangan mo talaga muna maintindihan paano ba mamuhay sa mundo? Para kasi sa akin, ever since, para malaman mo kung paano ba mamuhay sa mundo, is relasyon mo talaga sa Diyos mo. Then from relasyon mo sa Diyos mo, is aaralin or iintindihin mo yung mga words niya. So para nagkakaroon ka ngayon ng cheat code kung paano mabuhay sa mundo. Ayun, parang yun yung question na, how do I find my purpose in life through God? Yes. Yun nga, parang... And si God na ang mag-lead sa'yo. Yeah, siya mag-lead sa'yo. Siyempre, paano mo malalaman yun? Paano mo maiintindihan? Or paano kanya kakausapin? Kung hindi ka muna makikipag-relasyon sa kanya. How to apply God's purpose in your life, Boss Alvin? God's purpose is... Yun nga, parati mo siya kausapin. Mag-pray ka parati. Then... gawin mo lahat ng mga kailangan mo gawin. Katulad ng service every Sunday, makinig ka ng mga preach ng mga sa simbahan nyo. Then from there, daan-daan mo ngayon natututunan kung ano kailangan mo gawin. Then from human perspective to godly perspective. Oh, yun naman kasi importante. Saka lagi naman sinasabi na hindi naman ibibigay yung isang bagay na yan kung alam ng Diyos na hindi mo kaya. Yes. Yun nga, walang thrill ang buhay, mga kapatid, kapag lagi ka lang puro patag lang ang daan. Yes, tama. Diba? Kailangan may mga challenges na yan. At kumbaga yung mga challenges na yun, yun yung humuhulma sa pagkatao mo. Tama. Diba, Boss Alvin? Oo, doon ka natututo eh. Doon mo nakikita yung mga strength and weakness mo. Diba? Na hindi ko pala to kaya. Ito pala yung kaya ko. Ito pala yung purpose ko. Ito pala yung hinahanap-hanap ng utak ko, hinahanap-hanap ng katawan kong gawin, 'di ba, Boss Alvin? So hindi pwedeng puro lang sarap sa buhay. May darating at darating talaga na. Sabi nga ni Attorney Aina, kahit negative yung nangyari sa iyo, i-take mo pa rin 'yun as positive kasi may kahihinatnan 'yun eh. Yes, tama. 'Di ba? Hindi porket binigay sa iyo 'tong pagsubok na 'to, magsa-stop lang yung buhay doon, hindi. May plot twist, may isang malaking plot twist sa buhay mo na dadating. Yes. Hindi sa kanya-kanyang oras lang 'yan. 'Di ba? Yes. At saka wala namang problema kung makita mo yung mga kasama mo, yung mga colleagues mo na nagiging successful na sa buhay tapos ikaw hindi pa.
anong maipapayo mo dun, Boss Alvin? Kasi lalo na ngayon, sa panahon ngayon, let's say, kahit ako, nasa 30s na ako, pero wala pa rin akong anak, wala rin akong asawa. Tapos, example lang pala to. Tapos, of course, nakikita ko yung mga kasama ko na kasal na, settled na. So, pressure. Oh, ano yung maipapayo mo sa ganun, Boss Alvin? Oh, pressure. Ako, una, bago sa pag-ibig, punta muna ako sa trabaho or sa yun, yung mga negosyo. Successful na sa trabaho, may mga kanya-kanya ng business, pero ako, andito pa rin ako. So, paano? I mean, hindi ako, example lang yun. Oo. Hindi, sa akin first, kasi na-experience ko yan, usually, habang umaasenso ko, marami akong kaibigan na tinatanong, ano ba sikreto mong ganyan? Usually kasi ang sinishare ko parati sa kanila is yung pagsamba ko sa Diyos o yung pagre-relationship ko sa Diyos. Mm-hmm. So sila ang gagawin nila is, uy, gusto ko rin yan. So magsisimba sila. Ngayon, pagkasimba nila, sabihin nila, isang taon, dalawang taon, wala naman nangyari sa akin eh. Ayoko na. So hindi naman kasi ibig sabihin na nagsimba ka is ibe-bless ka kagad. Kasi kaya ako sinasabi na ito yung ginagawa ko. Kasi habang nagkakaroon ka ng relations kay God, naiintindihan mo yung purpose in life mo. Ngayon, kung naiintindihan mo yung purpose in life mo, nagiging responsible ka kung ibibigay niya na sa iyo yung blessing na ganyan. So, yun naman yung ano ko sa mga pagdating sa business. Ngayon, pagdating naman sa love life, bakit, yun nga, bakit tumatanda ka minsan na wala kang asawa or ano, pagdating kasi sa ganyan, hindi hanggang sa buhay ka may pag-asa. 'Di ba? Tama. De, abong, so kasi, try lang na try. Try lang nang try until you succeed. Oh, hindi, kumbaga ano lang, hayaan mo lang na dadating din 'yan, pagdasal mo lang, tuloy-tuloy lang gawin mo lang. So, sa akin naman, paano minsan hindi rin naman natin isipin rin muna natin kung anong ginagawa natin bakit hanggang ngayon wala tayong asawa. Kasi baka mamaya, syempre, mismo tayo, meron niya akong kaibigan diyan, gusto niya magka-girlfriend. Ayaw niya naman ayusin yung sarili niya. Ay, diba? Oo. So, parang mga ganun naman. Anong height niyan? Kilala mo na 'yan? Mga yun, grabe yung tao na yun. 7'6 pa yun. Oo. Grabe 7'6 ba? Yung jersey number. Oo, pero tama yun, Boss Al. May mga kanya-kanyang oras din naman yun. Huwag niyong madaliin. Pero kung, kunyari, mga nasa 30s to 40s na kayo, dapat, of course, marunong din kayong lumabas and mingle-mingle. Yes, Oo, lumande. Iba kasi super, anong masasabi mo ba sa standards? Standards ng ano? Ng tao. Like, kunyari, naghanap sila ng boyfriend or girlfriend. Tapos masyadong mataas. Masyadong mataas. Ay, wala namang masama siguro. Sa akin, pagdating sa ganyan, hindi standards eh. Usually, dapat kung nakuha niyo yung, ano, yung parang pagkakaunawaan o pagkakaintindihan sa isa't isa, that's the time na yan yung parang para sa akin go signal na dapat kayo. Kasi kung pipilitin yung dalawa, iba yung standards nyo. Along the way, yan lang pag-aawayan nyo parati. So, nakuha mo nga yung goal mo na magkaroon ng karelasyon. Pero end up, hindi rin naman siya maglalas. Kasi nga, magkaiba kayo ng standards. Anong masasabi mo, Shari? Buti naman pareha sa kami standards. Uy! Naging standards yung Shari Roman. Pero, Boss Alvin, maganda din yun. Yung sinasabi mo na kailangan may patutunguhan din yung relationship ninyo. Kasi may mga iba dyan ang tagal-tagal na walang, mag-iwalay. Wala pa ng pinatunguhan yung relationship nila. Yes. Paano mo masasabi, Boss Alvin, na ano na lang yung masasabi mo sa mga nagsistick sa isang relationship na dahil attachment na lang yung meron pero wala ng love? Huwag kayong matatakot kasi parang para sa akin, ano lang naman yan, parang kung natatakot ka na maging single ka is yun na lang talagang parang pinangahawakan mo dahil, kaya ayaw mo bumitaw sa relasyon na yun is sobrang stupid para sa akin yun. Dahil ang nangyayari dyan, hindi mo na iniisip sarili mo. Oy. Iniisip mo ngayon, hindi lang yung partner mo, kundi ang iniisip mo is yung ibang tao kung ano iisipin sa'yo. Which is mali na naman. Diba? Tama. Dapat unahin mo muna yung sarili mo. Mahalin mo yung sarili mo. Dapat importante, ikaw masaya, hindi yung partner mo, hindi yung ibang tao na nakakita, which is dapat ikaw. Then sabi ko nga, isang mga advice ko dyan, kung naghahanap ka talaga ng pag-ibig, na talaga magsaswak kayo, is mag-join kayo ng mga singles retreat. kasi bakit? Usually kasi ang mga singles retreat, dyan kayo tinitrain kung ano bang purpose in life nyo.
Then from there, kung parehas kayo ng belief, oras na maging kayo, yan ang magpo-protection sa inyo. Kasi yun nga parating sinasabi, sa isang relationship, dapat ang pinakasentro nyo is si God. Then from there, si God ang magpo-protecta ng relasyon nyo. So, yun yung ma-advise. Yung singles retreat, si Miss Marian, yung naging guest natin. Meron siyang ganun eh. Mm-hmm. Kumbaga, ang pinapoint out naman ni Miss Marian, walang problema sa pagiging single. Alamin mo muna kung ano yung purpose mo sa life. And through God, naidedirect ka niya sa tamang landas. Yes. Oo. Nasa... naka-in a relationship ka nga pero wala namang peace of mind. Naka-in a relationship ka nga pero alam mo naman na inaabuso ka physically, mentally abused, 'di ba? Naka-in a relationship ka nga pero hindi ka naman masaya. Tama. Eh single ka, alam mo yung purpose mo, alam mo yung goal mo sa buhay. Meron kang naka-sentro sa God yung goals mo. Sobrang payapa sa puso eh. Yes, diba, tama, Boss Alvin? Tama. Kesa yung naka-in a relationship ka for the sake na, yes, may boyfriend ako. Yes. Sikat ako ngayon. Uh-huh. Boyfriend ako. Mm-hmm. Pero hindi panatag yung puso mo. Kumbaga, in short, para ka nagpapakaslave. Tama, Boss Alvin. And again, may mga kanya-kanyang oras din na yan. Diba? Mm-hmm. Ngayon, single ka. Bukas, tama, may nag-aalaga na sa'yo. May bibili na sa'yo ng lunch. Ito nga. Ay! Ay! Ay, naku. Okay, may question ulit. Naniniwala ka ba sa YOLO? Depende. Kung yan naman is... paano ko ba masasabi na... Kasi may para sa akin kasi ang YOLO, minsan may pagka-pilosopo eh. Na ginagawa natin to kasi YOLO raw. Na which is, parang may mali. Na tipong, paano ko ba sabihin? Example ko... Hindi, ano yan eh. Hindi dapat you only live once. You only die once. Oo nga, pwede rin, no? Diba? Isang beses ka lang mamamatay. So, spend mo na yung mga araw mo sa masasayang mga bagay. Alam mo, sinasabi ko pag may kinokontrata ako mag-YOLO. You only live once but make it worthwhile. Para ma-convince siya. Uh-huh. Okay, diba? Then siguro yung YOLO nga is kung positive naman yung risk. Katulad ko, example ko is gusto mo magnegosyo, mag-take ka ng risk. Pero kung yung YOLO mo naman is parang gumawa na, kunyari, bisyo na, di ba, example ko na lang. Skydiving, ganyan. De skydiving, pwede rin adventure yun eh. Lagay ko na lang sa pinakamalala, which is kunyari, ikaw, hindi ka pa nakakatikim ng drugs, biglang may nag-iaya sa'yo, hindi, alika mag-drugs tayo, YOLO lang naman, at least ma-experience mo bago ka mamatay. Para sa akin, yun yung huwag mo gawin. Dahil masama yun eh. Yung mga adventure na kailangan mo iwasan. Sayo mo today. Pero yung YOLO, para sa akin, as long as kung gusto mo para ito sa bago ng buhay mo or kaka-improve ng buhay mo, go for it. I-YOLO mo yan. Oh my God. What gives you purpose, Boss Alvin? Anong nagbibigay sa akin ng purpose? Siguro yung mga lately na blessing na nakukuha ko or achievements na nakukuha ko. Kasi nga, sabi ko, bakit sa dinami-daming tao, isa ako sa na-bless ng ganito. So, tinatry ko i-analyze kung bakit ako. So, minimake sure ko na magawa ko yung purpose na yun or ano yung blessing na binigay sa akin, kung anong ibig sabihin nun. Ay, mayroon dito, Boss Alvin. Would you choose never having to worry about money or being happy for the rest of your life? Yan yung mga trick question. Oo eh. Would you choose never having to worry about money or being happy for the rest of your life? Siguro, gusto ko na lang maging happy hanggang dulo. Kasi kung happy naman ako, imposible na hindi yung pera ang lumapit sa akin. Oo. Mm-hmm. Tama nga naman. Mm-hmm. Ito kasi, never having to worry about money. Mm-hmm. Or, again, sabi nga ni Boss Alvin kanina, hindi naman lahat happy, masaya sa pera. Yes. Mm-hmm. So, either masaya ka dahil kasama mo yung pamilya mo, marami kang time sa kanila, and again, hindi na nabibili ng pera yung peace of mind. Tama. Kung panatag kang natutulog sa gabi, wala ka masyado iniisip, ang sarap sa feeling nun. Kasi mas mahirap yun. Diba, Boss Alvin?
mas mahirap yun, ha. Isipin mo, wala kang problema sa pera, pero namumblema ka kung paano ka sasaya. Mahirap yun. Mm-hmm. Unlike kung masaya ka, mas mabilis maghanap ng pera kasi magtrabaho ka lang naman ng normal. Imposible hindi dumating ang pera sa'yo. Tama. Diba? Tama nga naman. Mm-hmm. Okay, meron to. Mm-hmm. What should be the biggest priority in life, Boss Alvin? Sa akin, biggest priority in life is God talaga. Kasi si God talaga, kaya tayo nandito sa mundo na to, dahil alam naman natin siya ang gumawa sa atin. Eh. So kung mapiplease natin si God, imposible na hindi tayo magiging masaya, bibigay niya sa atin yung peace of mind na hinahanap natin, at the same time is kung ano ba talaga gusto natin. Imposible na ma-shortfall ka kay God. Oh, tama nga naman. Minsan ipagpapasadyos mo na lang pag dumating yung time na ready ka na, tinitingnan ng Diyos, tinatansya ka niya, ibibigay niya talaga sa'yo. Eh. Yes, tama. More than pa doon sa hiniling mo sa kanya. Tama. Di ba, Boss Alvin? Yes. Minsan, humihiling ka lang ng burger. Oo. Meron ka ng fries and meron pang large fries and may large spaghetti drinks. Pa. May spaghetti pa. Di ba? Basta manalig ka lang at maging maging blessed ka lang or magpasalamat ka lang sa lahat ng natatanggap mo. Yes. Diba? Dadating at dadating lahat. Eh. Magiging magaan lahat. Sundin mo lang yung mga words niya na tumulong ka, huwag ka matakot. Mm-hmm. Ibabalik niya sa iyo ng mas doble o triple pa yan. So, totoo lahat yun. Yes. Mm-hmm. Meron dito, Boss Alvin. Mm-hmm. What is one thing you think holds you back? Siguro yung ano. Ngayon, paano ko ba sabihin? Siguro yun nga, mas nag-iingat ako ngayon sa mga decision making ko. Kasi sabi ko nga. Hindi, yun nga. Daling ko na lang pagdating sa kumpanya ko. Kasi sabi ko nga, marami na ako empleyado. Marami na rin pamilya akong maasa. Kung masyadong major failure yan, marami maapektuhan. Mm-hmm. Ano pa ba yung nagpapa-excite sa isang Alvin Teng? Ang nagpapa-excite sa akin siguro, ano ba? Actually, marami. As long as happy lahat, na-excite ako eh. Mm-hmm. So, sabi ko nga, as simple as pagtulong ng kung ano-ano man yung klase, maliit man o malaki, na-excite ako dyan eh. Nagiging happy ako eh. Mm-hmm. Kasi nga, parang nagkaroon ako ng privilege na magawa yun. Kaysa ako yung tinutulungan. No, sobrang giving niya kasi, na person. Hindi siya, ano tawag dito, hindi kanya aantayin na, maggawa ng move. Mauna na siya. Mm-hmm. Kung may chance to show you na, maging okay kayo, or i-help ka as a friend. Pa yan kasi yung nag-text naman. Mm-hmm. Boss, pero sorry. Boss Alvin, sa purpose, sa paghahanap ng purpose sa life, of course kailangan mo din i-consider yung nasabi niyo nga mga failures, and kailangan din nating matuto yun. Mm-hmm. And also yung na-topic din natin last time, forgiveness. Mm-hmm. Kailangan matuto tayong magpatawad, pero hindi lahat siguro kailangan patawarin. Mm-hmm. Minsan, kailangan mo lang palipasin. Sino ba yan? Diba? Kailangan palipasin Sino mo lang. Sino ba yan, Carmen? And ano po ba yung willing pa kayo na... wait lang. Ano ba yung nasa bucket list pa ng isang Alvin Teng na gusto nyo pang tanggalin? Ano pang gusto tanggalin? Mong gawin na hindi mo pa nagawa? Nasa bucket list pa. Until now, hindi pa nangyayari. Sa akin, siguro, quote ko muna yun, sinabi mo na, sa akin talaga naniniwala ako na kailangan mo patawarin lahat. Pero it doesn't mean nga na maibabalik yung ginagawa nyo dati, oras na pinatawad mo siya. Kasi kung hindi natin ililet go talaga lahat ng bagay, hindi tayo makakamove on eh. So yan yung parang dinadala natin araw-araw hanggang sa pagising natin na meron tayong isang 1% na iniisip na negative. So ilet go natin yung magpatawad tayo. Mm-hmm. Ngayon naman, pagdating sa bucket list ko, ano pa yung gusto kong gawin or ano, sabi ko nga, ngayon nakatulong ako sa sarili kong kakayanan. Mm-hmm. So parang nag-iisip ako ng isang bagay in the future kung paano ko siya ma-amplify or paano ko pa mapapalawak kung paano ko makakatulong. Mm-hmm.
Yun. Mm-hmm. So, yun yung isa sa mga bucket list mo. Was yes. Mm-hmm. Ako, nasa bucket list ko lang pag skydive eh. Yun pa lang yung nasa bucket list ko ngayon eh. Tsaka, isa sa mga bucket list ko, lumabas ng Pinas. Hindi pa kasi ako nakakalabas ng Pinas. Nakakapag-travel ako from Ilocos, from sa dulo-dulo ng Norte hanggang dito sa Zamboanga. Mm. Pero hindi pa ako nakakalabas ng bansa, Boss Alvin Teng. Kaya isa sa mga bucket list ko yun. Yung makalabas ng bansa. Si Boss Alvin. No. Yun lang po kasi busy, yung bucket. Busy ka kasi, no? No? Yun lang po yung bucket list ko. Pero kasi yung pagta-travel ko po dito, Boss Alvin, work kasi yun. Nalibot natin ang Pinas dahil sa work. Oo. Kaya pinagbibigyan ako nila madam tsaka nila sir kapag nagpapakasyon ako kasi. Paparinig ka ba? Ha? De, siguro kung sa free, March. De, siguro kung may free time ka, pwede naman kita dalhin sa New York. Huy! Oh, wow. Malapit sa office ko yun. Ah, ako sa Cubao kasi. Sa Cubao kasi. O ba? Oo. Meron pa. Drop ka na. Yun dahil yun talaga yung ano, nasa ba. May kanya-kanya tayong bucket list. Sabi nga nila, bago ako mag 30 years old, kailangan meron, nagawa ko na to. Kumbaga yun yung hinahanap nila, di ba, Boss Alvin, na kailangan may na-accomplish nila sa buhay nila bago sila mag 30. Meron din naman, kailangan, 'di ba trending 'yun? Yung mga kunyari sa edad na 25, kailangan meron ka nang napundar na ganto. Ganun. Well, wala naman problema kasi para lang may nilook forward ka. Oh. 'Di ba? Tama, maglagay tayo ng goal natin pero huwag yung masyado rin para sa akin na di ko alam yung tamang word pero para sa akin is huwag niyo masyado laliman kasi kundi niyo man makuha yan pagdating niyo nga ng 30. Isipin yun ako, failure ako, madedepress ako, hindi ako masaya sa sarili ko. So, unless, boss. Oh, hindi. Hindi naman lahat yan. Basta as long as na, sabi ko nga, mapamper mo yung sarili mo, happy ka na dapat nun eh. Kung hindi mo makuha yung parang pinaka-bigger goal mo, hindi pa huli ang lahat habang nabubuhay ka. Kasi, ang dami nga dyan story lahat ng mga, karamihan ng mga successful na mga mayayaman. Katulad ni sino ba to? Si yung may-ari before na McDonald's. Parang mga nasa 50 o 60 na ata siya, yung naging successful siya o yung diba? Yumaman siya. Then, alam ko si KFC, ganyan din yung story nung may-ari. Parang nung tumanda na rin siya, bago siya rin naging successful yung Kentucky Fried Chicken. Sarap so, hindi mo masabi. True. O, hindi mo masasabi talaga. Yes. Hindi naman nag-e-end lang doon yun. Yes. Pero maganda na may nilook forward ka. Tama. Diba? Na namomotivate ka, sabi nga natin nung first part. Kailangan namomotivate ka. Kailangan may purpose yung pagising mo sa umaga. Yes. Kailangan maging productive ka. Yung purpose ng araw na to is para maging productive ako. Marami akong matapos ngayong araw na to. Matutulog ako na payapa ang utak ko kasi lahat nagawa ko eh. Tama. Di ba? Parati ka may goal in short. Yes. Mm-hmm. Lagi kang may nilulook forward. Yes. Mm-hmm. It doesn't mean naman na kailangan mong taasan yung expectations mo sa buhay. But, you know, yung mga simpleng happiness lang kasi na may na-accomplish ka. Tama. Nakapag-overtime ka. Mm-hmm. Alam mo, Boss Alvin, sabi ko nga, ang sarap-sarap sa feeling kapag kunyari nasa fieldwork ako. Okay. Tapos, inakap ka ng complainant or nagpasalamat sa'yo yung complainant. Ang sarap sa feeling na may natulungan kami. Yes. Actually, yan ngayon sinasabi ko eh. Yung subukan natin na sa mga ganyang mga maliliit na tulong, kung ano yung mafe-feel mo, iba talaga eh. Ang hirap i-explain yung feeling na yun, pero yun yung sinasabi ko. Na hindi lahat ng tulong is nasa malalaking bagay o nasa pera. Mm-hmm. Lalo na kapag mga kapatid, ang sarap sa feeling yung may pinagdadaanan ka, may alam mong kapos ka din sa pera, alam mong hindi mo kayang tumulong, pero may napasaya kang tao. Yes. Ang sarap sa feeling nun. Minsan hindi naman pera lang din yung basehan eh, para makapagpasaya ka ng isang tao. Tama. Yung marinig ka lang minsan, purpose mo, di ba? Ngayong araw na to. Yung makinig ka lang ng problema ng ibang tao, may napagaan ka na pakiramdam ng ibang tao, naging mabuti kang tao sa ibang nakakasama mo, nakakahalubilo mo. Malaking bagay na yun, Boss Alvin. Hindi dahil lahat pera, dahil nabigyan mo siya ng tulong, pero yung presence mo lang. Tama. Diba? Oh, as simple as batiin mo nga lang sila eh. Malaking tama, diba, Boss Alvin? Oh. Yung parang good morning ka man lang sila, na nabigyan mo ng
credit or yes. na-appreciate mo yung existence ng tama. Isang tao na to na naging happy siya dahil sa'yo. Tama. Masaya na yung ganun eh. Oo. Diba? Yun yung isa sa mga goals natin sa araw-araw. Yung may napapasaya ka, may napapagaan ka ng loob, may napagsasabihan, napagsabihan kanya ng mga problema nila, nabawasan ng tinik yung mga nararamdaman nila. Diba? Minsan, yun nga yung sinasabi namin, maging mabuti ka rin tao sa kapwa. Tama. Diba? And Boss Alvin, baka meron ka rin gustong i-promote, especially yung ating social media page mo, Boss Alvin. Oh, yun nga ulit guys, please like my page, Alvin Chuteng. Please support me doon kasi nga gusto lang natin is mas marami pang makakita ng page natin at ma-inspire sila sa ginagawa natin para gayahin din tayo, para mas marami tayong tumutulong sa mga kapwa natin. And of course, gusto ko rin sana promote yung Cellboy, na sana continuous nyo i-support yung Cellboy para at least makakuha tayo ng bala para mas makatulong pa sa ibang tao. Ayun. Ayun, maraming salamat. And also, mga kapatid ng Cellboy, Boss Alvin. Yes. Yung social media page po ng Cellboy. Yes, yes, may page din ng Cellboy, Cellboy sa Facebook. Ayun. Para updated kayo sa kanilang mga promos and discounts, kung meron silang existing as of the moment. So, search na lang po sa FB yung Cellboy and Alvin Chuteng. Ayun. Mga kapatid, Sir Alvin, maraming salamat po muli sa pag-join sa amin, salamat sa pagsama din. Sa amin. Maraming salamat, Boss Alvin. And mga kapatid, maraming salamat din po. Of course, Twins Lampin Baby Diaper. Sorry na. Twins Lampin Baby Diaper, ang lampin ng bayan for mega soft hygienic products available in open tape and BB pants. Ayan. Thank you very much, mga kapatid, sa mga sumubaybay po ng Wanted sa Radyo Tubar Dagulan Serie. Ako po si Shari Roman. Magandang hapon po. At ako naman si Marisol Tulfo Tungol. At thank you po muli sa Robust and Robust Extreme. Bukas po muli, 4 to 5 p.m. dito pa rin sa Bar Dagulan Serie.